Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., hi there, Popoy at Bea, and hello na rin sa mga listeners ng Dear M.O.R. Nakasulat ako sa inyo kasi una sa lahat, I'm an avid fan of yours, as in addict ako sa inyo. Pangalawa, gusto kong may makwentuhan ng experience ko, pero hindi ko carry kapag kaklose ko yung kakwentuhan ko, kasi baka i-judge nila ako. Kaya kayo na lang ang napili ko. Kasi alam ko, super understanding kayo. My name is Stephanie. I'm 29 years old and a young professional. Ang i-share ko sa inyo ay isang part ng buhay ko na feeling ko ay naging turning point ng lahat. Isa akong graphic artist, pero dahil mailap ang swerte sa field ko, napilitan muna akong magtrabaho as a call center agent. I started young, tapos na-addict ako sa ganda ng kita, hanggang sa na-promote ako. Naudlot lang ang success ko nung na-inlove ako sa colleague ko na mas bata sa akin ng 2 taon. Nalaman ko kasi na nagtututime pala siya. Sinabay niya ako sa isa pang katrabaho namin. Ang masama nito, parang halos lahat ng nasa office e boto kay number 2. At dahil mahina ang loob ko, nag-resign ako. Marami naman kasi akong ipon, kaya carry ko munang hindi magtrabaho pansamantala. Bukod sa mahina ang loob ko, may tendency din kasi akong magkaroon ng social anxiety. Hindi ako naglalabas kasi nawala yung confidence ko sa sarili ko after the breakup. Pero one time, sinubukan kong lumabas at nakipag-socialize sa wedding ng kapitbahay namin. Kasama ang BFF kong si Denzel. Alam niyo, Popoy at Bea, ang dami talagang pwedeng mangyari kapag may mga social gatherings, lalo na nga pag weddings, kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang klase ng mga tao. I love weddings. I so love weddings. Lalo na yung mga destination weddings. E puti na lang yayamanin nyo na binwit ng friendly natin si Marcia. At dito sa Batangas by the Beach ang kasalan. Ang ganda ng dagat. Parang tinatawag na yung beauty ko. Hoy, Denzel. Mamaya ka na mag-picture-picture dyan. Mag-check-in muna tayo sa room natin. Ang init-init, dali. Kundi ba naman sira yung aircon ng karumba mo eh. E di sana fresh-freshan tayong dumating dito. Sorry naman, Mams. Alam mo namang wala akong alam sa kotse-kotse na yan. Mali ko ba sa freon-freon na yan? Kaya nga, halika na. Ayan na yung reception, oh. Check-in na, dali! Oo, eto na. Hello, Sir Poggy. Pa-check-in naman kami under Denzel Santiago. Okay po, wait lang po, ah. Denzel Santiago. Okay po. Pahingi na lang po ako ng ID. Tapos, sir, meron po tayo 2,000 pesos na deposit and then refundable naman po yun upon checkout. Oh, sure. Wait lang ha. Oh, eto na oh. Ako na. Ay, taray. Refundable naman, di ba? Basta wala tayong masisira sa kwarto. Oo naman, girl. Takot mawala ng pera. Ito naman, naniniguro lang. Wait lang po ha. Process ko lang po. Yes, Gora. Ang daming tao, no? Weekend kasi. Hindi po. Mga wedding guests lang po ang pwedeng mag-check-in sa amin today. Ay, talaga ba? Yes po. Nakabook na po yung buong resort for the wedding eh. Hala bakla! Alam nating big time yung jowa ni Marcia. Pero hindi ko naman inakala ganito ka big time. Truth! Tumbak lang Marcia'ng to. Pinagpala na nga sa kagandahan. Pinagpala pa sa aasawahin. Sabi sa'yo eh,
Dapat naging flight attendant din tayo gaya ni Marsha. Baka nasa eroplano yung para sa atin at hindi lang sa bus o kaya sa jeep. Talaga ba? Eh mag-aral ka muna lumangoy. Huwag naon mo, ikaw na lang. Tatambay na lang ako sa airport. Tsura nito? Pero Jai, for sure maraming invited na FA today. And malay mo pati mga pilot. Ganun! Huwag kang maingay. Talasan mo mga mata mo ha. Malay mo, ikaw ang susunod makakajawa ng piloto. Gaga to. Kirikiri mo. Excuse me. Reservation for Conrad Tan, please. Yes, sir. For a minute po. Alateo. Tingnan mo itong isang to. Sasay ng jowa ni Marsha yan. Mukhang piloto. Mr. Denzel? Yes. Grabe sa mister, ha? Pwede namang Denzel na lang. Sorry po. Ito po pala yung ID nyo and then yung key card. Thank you. Tapos pasayin na lang po dito. All right. Hi, Conrad, tama? Hoy, ginagawa mo? I'm Denzel. Tungbok lang to. Hoy! Hi. And this is my friend, Stephanie. Hi, Stephanie. I like your name. Ha? Hello? Bye. Tara na, Denzel. Para kang baliw. Aba, bakit? Nakikipag-socialize lang eh. See you at the wedding, Conrad. Well, I hope to see you too. Ha? Ako ba? Ako ba o si Steph? Parang kay Steph ka nakatingin. Sorry po ha. May pagka-buang tong friend ko. Pasensya na po. Bye! Parang tanga to. Friend, hindi pa umpisa yung wedding. Nagkakalat ka na. Uy, Steph, in fairness dun sa Conrad, mukhang mature na hindi. Mukhang, alam mo yon, tenders, pero hot. At Jai, makatitig sa'yo, Dai, mukhang type ka, Dai. Oh, sorry siya, pero hindi ko type ang tenders. Ay, oo nga pala, mahilig ka sa bata. Yung immature, tapos lolokohin ka, ayos ka rin eh. Huwag mo na ipaalala, pwede. Halika na nga, nang makapag-ayos na tayo. Dahil tonight, wala akong paki sa lalaki kung hindi lang din Jack Daniel o Jose Cuervo ang pangalan nila. Taray! O sige, support kita dyan! Saya ng wedding with 400 guests. Di mo makita yung bride and groom. Talaga? 400 yung guest? Kaya naman pala inumpahan yung buong resort. Grabe, no? 400 guests. Pero ni isa, wala tayong kilala. Eh, hello! Kapit-balur lang naman tayo ni Marsha. At saka kaya rin na yun, no? Para walang istorbo sa naumo session natin. True! Puti na lang malapit tayo sa bar area. Ay! Si Conrad, oh! Naglalakad dun, oh. Ang pogi naman ng suot na coat and tie. Mas naging yummy, Jai. Oo. Hanggang tingin ka lang, ah. At bakit? Kung pwede namang hawakan, why not? Gaga to. Hoy! Conrad! Hey! Over here! Denzel, ano ba? Ang papansin mo? Shh! Manini ka! Andiyan siya. Hi there! Good evening, ladies. Puti ka pa. Ina-acknowledge ang pagiging lady ko. Ang pogi mo sa suot mo, ha? Thank you. Busy ka? Upo ka dito, Denzel! No, I'm not busy. Actually, naghanap nga ako ng new people na makakausap eh. Eh, nakakasawa yung mga same people na nakikita ako naman sa trabaho. I agree. Well, enjoying yourselves? Yeah. Obvious ba? Kita mo yung dami ng shot glass namin. Hi, Stephanie? Hmm? Oo. Hi. Hello. You look beautiful. Ha? Jai, libre magpasalamat. Oo nga pala. Thank you. Naku, Conrad, pagpasensyahan mo na yung friend ko, ha? Hindi magaling sa tao.
Taga-BPO yan. Magaling sa phone, pero pag hinarap mo sa tao, parang nanginisay. Hoy, grabe ka. Hindi naman. Oo kaya. Anyway, so, Conrad, sa groom ka o sa bride? Groom. Call ko si Matthew. Ay! So, pilot ka rin? Yes. Toroy? Pero ilang taon ka? Sorry, di naman sa pangiintriga sa buhay. Curious lang. I'm 43. Ooh, 43 and yummy. Chareng. So, single, taken. My God, don't tell us married. I'm single, yes. Kami rin. Lalo na yung si Steph, oh. Kakasingle lang yan. Aanga-anga kasi. Denzel, parang hindi naman ata tamang nagsisiwalat ka ng buhay ng may buhay sa ibang tao. Tumunyugil ko na baklo na ko kayo ko. Girl, saan ka nakakakita ng baklang marunong mahiya, aber? Nako, Conrad, pasensya ka na ha. Nakainom na kasi kami. Pero you can go na. You can go back to your friends na. Oo, tama. Well, parang mas gusto ko pang tumambay dito eh. Naku, mabubore ka lang sa table namin. Seniors kasi tong ka-table namin eh. Umexit na. Oh, edi good. Kaya lang naman ang gusto ko kausap eh. Lalo ka na, Steph. So your friend said, aanga-anga ka daw. Why so? Naku, wala. Mahabang historia. Eme lang, boring, walang dating. Well, I'll be the judge. Sige, kwento mo. Hindi, wala lang yun. Chika lang ni Denzel yun. Love life na lang yung tanungin mo. Daig pa pelikula sa dami ng plot twist. Hindi kasi ganito yarn. Yang si Steph, ginawa yung ka-office mate niya. Tinutime siya ng isa ring ka-office mate nila. Pero ang nangyari, siya ang urig, pero siya pa ang nagmukhang masama. Kaya ayan, nag-resign na lang ang lola mo. What the hell, Denzel? You know what? Excuse me. Restroom lang ako, ha? Bye! Bruhang Denzel to. Hindi mo malaman kung anong trip sa buhay eh. Mukha na nga akong tanga, ingungudgod pa. Ay, nakakahiya. Babalik na nga lang ako sa kwarto. Buwisit na yan. Popoy at Bea, sabi ko naman kasi sa inyo, I have social anxiety sometimes. Hindi ako magaling mag-handle ng mga awkward situations. I hate it kapag ako ang nasa center of attention. Kaya ang solusyon ko palagi is mag-walk out. Pero nung gabing yon, nag-walk out ako hindi lang dahil sa nahihiya ako sa pinagsasasabi ni Denzel. Nag-walk out ako kasi parang hindi ko ma-handle yung matinding presence ng Conrad. Sobrang attractive niya kasi. Ang lakas-lakas ng dating. Tapos nakakaloka pa kung makatingin. Ang hirap makipag eye to eye sa kanya. So ganito, I'm 29, he's 43, pero alam niyo, hindi siya mukhang 43. Wala siyang prominent wrinkles o puting buhok. Papasapa siyang nasa late 30s. He's matangkad, moreno, pero medyo singkit. Tapos meron siyang perfectly shaved na balbas at bigote. Siya yung tingin pa lang alam mong mabango, mamahalin. And you know what? Kahit naka 3-piece na suit siya, mapapansin mo na he's physically fit. Or yung batak. Mas malaki pa nga ata yung tiyan ko kesa sa tiyan niya. Naisip ko pa noon, kung pwede lang siyang jowain at jojowain ko talaga siya. Kaya lang malabo. Kasi parang hindi connected yung mundo namin. Tsaka feeling ko that time, parang masakit sa ulo yung mga tipuhan ni Conrad. And I'm tired of sakit ng ulo, Popoy at Bea. At isa pang tsaka, as if naman magugustuhan niya ang isang tulad ko. Sobrang plain lugaw lang ako. So, given all the factors, mukhang tama nga ang desisyon ko na mag-walk out muna mula sa party. But then again, sa isang social gathering na may alak na involved, anything
can happen. Kahit kailan talaga hindi ko kakayanin magsuot ng heels pang matagalan. Ay, tanggalin ko nga itong sandals ko. Oh, lumay paltos na ako agad. May tumatawag. Oh ano, leche ka. Bahala ka dyan mag-isa. Landiin mo yung Conrad hanggat gusto mo. Ito naman. Sorry na, nadala lang si tequila. Heh, buwisit ka. Balik ka na dito. Wala na yung Conrad oh. Tapos na yung reception. After party na dyan. Nagsisialisa na yung mga ibang tao. Ang matitira na lang ay yung mga young, wild, and free. Balik ka na dyan. Ang dami ko na iispat ang prospect. Roar. Ikaw na lang. Hindi na kaya ng pa ako. Kunin mo chinelas mo, tapos balik ka dito. Ito naman, huwag ka na magalit. Minsan lang naman tayo umawro ng ganito, tapos magtatampururot ka pa. Balik na, Pax. Ay, yeah, titingnan ko. Babalik muna ako sa kwarto. Lagyan ko lang band-aid tong paltos ko. Okay, push. See you later. Huh, neck-neck mo. Pumarti kang mag-isa mo. Matutulog na ako. Sayang naman. Ay, sutang inners! My God, may tao pala dyan. sorry, akala ko naririnig mo yung tunog ng sapatos ko eh. Anong ginagawa mo pala dito? Hindi pa tapos yung party ah. Yeah, kaso I was worried about you eh. Hindi ka na kasi bumalik. Baka mamaya, I don't know, baka nahulog ka na sa pool or what. Ah, kasi sabi ng friend ko, aanga-anga ako no. Sorry nga pala, I didn't mean to force you to tell something about yourself. I'm really sorry. I was just really curious. Ah, hindi. Wala, okay lang yun. Bali ano, sige una na ako. Good night. Let me walk you to your room? Ha? Medyo madilim yung pathway. Ah, hindi. Carry lang. Lapit lang naman eh. Ge. Stephanie? Oh. Sama na kita, I insist. Para lang panatag ako na safe kang nakarating sa kabana niyo. Parang mas delikado pang ako sa'yo eh. Sorry, ano yan? Wala. Hindi ka ba komportable sa akin? Ha? Do I make you feel uncomfortable? In English mo lang eh. Hindi naman, sakto lang. Sige, una na ako. Hatid na kita. Bahala ka, gawin mo gusto mo. Ge. So, tahimik ka talaga, no? Hmm? Or sa akin lang? Hindi kasi... Eh, kasi hindi naman kita kilala eh. Sabagay. Fair enough. So, maybe we should be friends? Hmm? Sabi ko, we should be friends. Hindi. Okay lang. Okay lang? I mean, sorry ah, hindi kasi talaga ako friendly. Hindi ako masyadong magaling sa friendship department. Oh, I see. No worries, I understand. So, what do you do now? Nag-resign ka sa BPO, tama? Ha? Hindi ko pa alam eh. Nag-iisip ako kung anong gagawin. Yung tama. ito na pala. Andito na ako sa kwarto namin. Salamat sa sa paghatid. Sige na, alis ka na. Ha? Huh? I mean,
Sige, pasok na ako. Bye. Stephanie? Hmm? Good night. Good night. Hinga, Stephanie. Hinga. Nakakalokong lalaking yan. Hindi mo malaman kung gentleman o may stalker tendencies eh. Grabe, nag-iinit. Pinagpawisan ako dun ah. Dahil siguro sa alak to. Makaligo na nga. Mas masaya pala yung ganito eh. Relaxing music. Tapos may pa-red wine. O ano? Asan ka na? Akala ko kukunin mo lang chinelas mo. Magdadalawang oras na hindi ka pa bumabalik dito. Zay, ang dami ko nang nakilala kung alam mo lang. Ge, pakasaya ka. Tawagan mo na lang ako kung maglalakad ka pabalik dito sa kwarto o tatawag ako ng bellboy para isakay ka sa cart. Halika na dito, bakla. Naku. Kung kailangan kalad ka rin kita gagawin ko, antayin mo ako. Humanda ka sa akin. Bahala ka na sa buhay mo, Denzel. Malaki ka na. Hmm? Ang bilis namang makarating ng baklang yun dito. Bakla! Sabi nang ayoko sumam... Hi. Ikaw na naman? I'm sorry. Huwag ka sana matakot or what? I was just passing by. Tapos naisip ko lang na i-check ka kung okay ka lang or kung bumalik ka doon sa party. Well, kita mo naman. Buhay pa naman ako. You're drinking red wine? Oo, nasa ref eh. Mukhang masarap eh. right. Paano? Sarado ko na to, ha? Bye. Stephanie? Hmm? Wala. Wala. Never mind. I mean, good night. Una na ako, ha? Conrad? Yes, Stephanie? May sasabihin ka? Kailangan mo na kasama? Would you like me to come in? Yes. Please. Come here. Soft. Let me take it to bed. Can I take off your dress? Yes, please. Tanggalin mo yung t-shirt mo. Yes, ma'am. Pants! Dalian mo! Impatient, ma'am? Shut up! Dalian mo! Pasok na. Ha? Ayaw mo bang... Mamaya ng foreplay. Hindi ko na kaya eh. Dali na. Yes, ma'am. Oh.
Faster. Pag sinabi kong it was the best sex I've ever had, it was the best sex I've ever had. I've had experiences before, lalo na nga sa ex ko, pero yun na siguro yung pinakasobrang L na L ako. Pinaka na, sobra pa, ganun katindi. Kasi gwapong-gwapo talaga ako kay Conrad. Tapos siguro dala na rin ng personal experiences niya. Alam niya how to handle me, where to touch me, where to kiss me, how to pleasure the woman in me. Seryoso, walang halong kabastusan, real talk lang. Ang galing ni Conrad, humalik, humimas, at higit sa lahat, humagod. Like every stroke, nakakabaliw. Para akong nasa ibang planeta that night. E di eto na nga. Pagising ko kinabukasan at nakita kong katabi ko si Conrad at mahimbing na natutulog, natuwa ako. Natuwa at kinilig. But for some reason, ilang minuto lang ang tinagal ng kilig. Bigla akong napaisip na parang mali. Parang mali ang ginawa ko or ginawa namin. Kasi baka mamaya one night stand lang pala ang gusto ni Conrad. Eh, hindi ko gawain yon. Oo, sige, bumigay ako sa kanya, pero I'm not that kind of girl na makikipag-sex with random guys out of tawag ng laman. But Conrad made me do it. I got scared. Nag-overthink ako bigla. At syempre, kasunod na doon yung bonggang-bonggang pagpapanik. Saan na ba yung baklang yun? Ba't hindi ko na ma-reach yung phone? Buhay pa ba yun? Bakit hindi na siya bumalik sa kwarto? My God! Hanapin ko na ba siya sa buong resort? Kaya lang baka magising si Conrad. Tapos wala ako. Tapos baka kung anong isipin. Teka, may pakiba ako sa iisipin niya? Mas importante naman ata yung kaibigan ko, no? Hanapin ko na si Denzel. Oh, Stephanie. Hey, girl. Hoy! Kanyari sa'yo? Bakit hindi ka na lang bumalik sa kwarto? Saan ka galing? Saan ka natulog? Ano na namang kalukuhan ang ginawa mo, ha? Nagwala ka na naman, no? Wow, talaga ba? Ako talaga yung may ginawang kalukuhan? Ha? Day, nag-attempt naman akong jumuwi sa kwarto natin. Kaso, pagbukas ko pa lang ng pinto, akala ko minurder ka na. Diyos ko, pagsilip ko minumurder ka nga. Eh, minumurder yung kieme mo in a very, very, very good way. So, kamusta naman, Steffi? Kamusta ang iyong Steffi-fi? Happy yarn? Shh! Huwag ka nga maingay! Lo, hina-hina ng boses ko eh. So, kamusta nga? Grabe girl, ha? Buti na lang magkakalayo ang mga kabana, kundi rinig ng katabing kwarto yung ungol mo. Denzel naman! Mamaya na yung ganyang chika, tulungan mo muna ako. Bakit? Anyari? Huwag mo sabihin na murder mo rin si Conrad, ha? Shhh! Huwag kang maingay, syempre hindi gaga, ano? Kaya lang andyan pa siya sa loob, eh. Tulog. Ay, really? Good sign yan, girl. Good sign? Anong good sign? Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Hindi antayin mo magising. Kaya lang ang awkward, eh.
Anong gagawin ko pagising niya? Anong sasabihin ko? Teka nga, bakit ba napapraning ka? First time, te? Denzel, alam mo namang never ko pang nagawa yung ganito. Hindi ako ganito, alam mo yan. Hindi ko gawain itong mga one-night stand na ganito. Eh bakit naganap? Ewan ko, hindi ko nga alam eh. Hindi mo alam? Eh siya kasi. Oh, anong ginawa? Alam mo yung pa-chill-chill lang ako, pa-wine-wine lang. Pa-wine-wine, okay. Inaantay ko lang yung haliparot kong friend na bumalik sa kwarto. Okay, ako yon, tama. Tapos biglang, boom! Boom? Anong boom? May sumabog? Biglang may nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto. Oh, ano nakita mo? Si Conrad. Bagong ligo, naka-t-shirt tsaka pantalon. Nakadaming tamang pala. Tapos ano? Bigla na lang niya akong hinalikan. Weh, maniwala ako sa'yo. Parang di naman ganun tipo yung otoko. Yung bigla ka na lang manununggab. Hoy, totoo ha? Siya yung unang humalik sa akin. Baka may sinabi ka o may ginawa ka para sunggabang kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Gaganyang-ganyang ka pero nasa loob ang kulo mo. Hoy, Denzel. Alam mo hindi ko gawain to. Sabi ko ba naman kay Conrad, nangingisay ka pagkaharap mo na yung mga tao? Yung pala, iba yung nangingisay sa'yo. Denzel naman eh. Tulungan mo na ako. Eh anong gagawin ko? Eh, alis na tayo. Hindi ko kayang makita siya ulit. Alam mo, ang sama mo. Hoy, feeling ko naman pang one-night stand lang yung hanap niya. Mas mabuti nang ako yung mang-reject kesa naman ako yung ma-reject, no? Nakakahiya kaya. Dali na, check out na tayo. Dali na, box! Eh paano natin gagawin yun? Eh nasa loob yung mga gamit natin. Iwan na lang natin. Wallet na lang tsaka cellphone yung dalhin natin. Di pwede, no? Denzel! Kumalma ka nga. I can't! Kalma? Paano? Manihimik ka muna and let me think. Dalian mo mag-think, please. Huwag ka, mamre. Sure! Denzel! Teka, nag-iisip ako. There you are. Ah! Something wrong? Hmm? Parang nakakita ka ng multo, Stephanie? Hmm? I was looking for you. Looking for me? Eh, nag-alala kasi ako. Pagising ko, wala ka. Naku, Jai! Bakit ngayon ka lang nagising? Sabi ko sa'yo, may meeting ako sa Manila eh. May meeting? Oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Naku, Conrad. I hope you don't mind. Kailangan na naming magligpit kasi may hinahabol akong meeting. Meeting? Kahit weekend? Oo, ganun talaga kami mga alipin ng salapi. Walang weekend-weekend. Basta may trabaho, racket, ganyan. Go-go sa go lang. Right. Excuse lang, Conrad ha. Pasok lang kami sa kwarto. Nagmamadali si bakla eh. Sure. Need my help? No! Hindi na. Thank you. Sige, pasok na kami. Eh, ikaw eh. Binigay mo number mo eh. Hindi ko binigay, okay? Nagulat na lang ako at nagkapalitan na kami ng number. Baka nang tulog ako, no? Baka! Denzel, anong gagawin ko? Block ko na kaya? Alam mo ikaw, ang mean mo, ang sama-sama mong babae. Anong ginawa ko? Ako nga yung kawawa kasi nag-enjoy siya sa akin. Tinake advantage niya yung pagiging lasing ko. Lasing? Sigurado ka at siya ang nag-take advantage? Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi ka ba nakinabang din? Tsaka, tingnan mo nga oh, tumatawag siya sa'yo ilang beses na. Meaning, hindi lang pang one time ang habol niya. Eh ano? Two time? Fubu? Thanks, but no thanks. Assuming ka, te. Hello? Red flag kaya siya? 43 na pero wala pang asawa? Walang anak? Binata pa rin? Kung totoo mang binata siya ha, ibig sabihin wala siyang balak magseryoso sa buhay. Sex-sex lang yung trip niya, walang jowa-jowaan, at mas lalong walang kasal-kasalan. Ay, sa wakas tumigil na din. Konti na lang, ibablock ko na to. Red flag ka din eh, no? Ako? Ang dami-dami mo nang inassume dun sa tao. Eh nakikita ko naman, mukhang gusto ko naman niya. Siyempre!
Kaya nga niya ako ginapang eh. Wow! Ganda mo ah. Eh matanong nga kita, nandidiri ka ba sa kanya kaya ka ganyan? Hindi ka ba nag-enjoy o natuwa sa mga naganap? Oh, ano? Yung totoo ha? Ayoko ng palakang chika. Nag-enjoy naman. Actually, Box. Oh, ano? Ang sarap niya. Ay, kalurks! I mean, ang swabe lang lahat. Like, nasa pintuan pa lang siya. Pumipintig na yung anak ko. Ah, sabi na eh. Unang kita pa lang, no? Sa reception pa lang na elamisaison ka na, no? Hoy, grabe, hindi naman. Oo, ganun yon. Kaya nung nakita mo siya sa pintuan at bagong ligo, wala na. Yung ma-moist-moist lang, nagbaha na. Kaya, Zai, ano pang problema? Sagutin mo na kung tukaan at sundutan lang naman ang habol niya sa'yo. E di ganun din ang habol mo sa kanya. Magamitan kayo. Life is too short. If you can't find happiness sa love life, at least make Stefifi happy. Okay, Papoy at Bea. Oras na para magpakatotoo ako sa inyo. Aaminin ko, I really liked Conrad. I like what we did. Although, kung hindi siguro ako naka-red wine, eh hindi ko siya magagawang papasukin sa kwarto ko. Pero yes, ginusto ko ang nangyari. Yes, ginamit ko ang red wine para humugot ng lakas ng loob para lumandi ng very slight. At kung tatanungin niyo ako kung gusto ko pang maulit yon, ang isasagot ko is, yes, please, give me more. I want more. Pero nakakatakot eh. Kakagaling ko lang sa isang heartbreak. Ang hirap magtiwala ulit sa lalaki. Paano kung trip lang ako ni Conrad for one night? Paano kung na-realize niya na typical lang akong babae? Nothing special. Paano kung hindi niya bet na kilalanin pa ako? Gaya ng gusto kong makilala pa siya. Kaya bago pa man ako makaranas ng rejection, eh tumakas na ako kaagad. Sorry guys ha, mahina talaga ako sa mga ganitong bagay. Hindi ako strong, confident woman pagdating sa love, sex, and relationship. Pero I swear, naisip ko that time, kung hindi man kami magkita ulit ni Conrad, I will never forget him. Him and his crazy ability to make me weak. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Yes, please. Papoy at Bea, eto na nga yung plot twist na hindi ko inaasahan. Conrad kept on calling me. As in, panayang tawag at pagme-message. Pero ni isa, wala akong sinagot. Hinanap din niya ako sa social media. Pero wala akong inaccept sa mga requests niya. Marami sa inyo magsasabi na, bruha to, ayan na yung chance. Eh kaso nga, diba? Ilang beses kong sinabi sa inyo na hindi ako magaling sa awkward situations. Hindi ako magaling mag-handle ng mga bagay na bago sa akin. Natatakot akong harapin ulit si Conrad. I'm not sure kung magsuswak kami. We just shared one night. I barely even know him. Tapos, he's way older than me. Eh kung ganito ako ka-immature umarte, malamang sa malamang, eh hindi rin magtatagal kung ano man ang pwede sana naming nasimulan. Tsaka hello, ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang mas matanda sa akin yung jowa ko? Kung magiging jowa ko si Conrad. Gets ko yung don't mind what other people say, pero syempre, nakakailang. Yung alam mong andaming chichika behind your back. Isipin pa nila, gold digger ako. O kaya, kabit, bilang mapera din itong si Conrad. Kaya kahit gabi-gabi kong nire-replay sa utak ko yung mga masasarap na ginawa sa akin ni Conrad that one night, tinatakasan ko pa rin ang mga tawag at attempt niya na makipagkita sa akin. Mm-hmm.
Jai! Anong ginagawa mo, Jai? Gumagawa ng resume. Ay! Taray! So hindi ka rin pala makakatagal sa bahay lang. Siyempre, nauubos din ang ipon, no? O sige, last na. Promise. Ano yun? Pa-deliver tayo, please. Denzel naman eh, kakasabi ko lang na nauubos ang ipon. Anong gusto mong pagkain? Dali, order na! Ay, buti sa pagkain, marupok ka, no? Sa lalaki, wala kang kwenta. Umorder ka na bago pa magbago yung isip ko. Eto na nga, u-order na. Hmm? Ano yun? Parang ang ingay sa labas. Kanina umaga pa yan. Calivered ng calivered here and there. Baka may naglilipat. Ay, si Marcia nga pala. Nag-iimpake na. Kasi lilipat na sa mansiones nila mag-asawa. Baka ngayon yung pull-out nila ng gamit. Ay, talaga ba? Teka, silipin ko. Ah, oo nga. Naglalagay na sila ng gamit sa truck. Ang daming gamit ni Marcia. Kaganda ng furniture, oh. Sabi sa'yo, dapat talaga nag-fly. O bakit? Ba't ganyan yung mukha mo? Oh my God! Bakit nga? Pa-suspense pa to eh. Si Conrad tsaka dalawa pang pogi sa balur ni Marcia ang tumutulong sa paghahakot. Pero itong si Conrad paningon-ningon dito sa bahay natin. Tapos chumichika kay Marcia, lingon ulit. Tapos chumichika si Matthew, lingon ulit dito. What the f... Hindi nga! My God! Parang alam na niya na dito ka nakatira. Oh my God! Denzel! Sarado mo yung bintana! Sarado mo, dali! No. Hindi niya ako pwedeng makita. Teka, nakita ka ba niya? Nakadungaw, ha? Hindi ko alam. Huwag ka na sumilip. Tingin mo gogora dito yon? Eh sabi mo lumilingon-lingon eh. Okay, wait. Kalma. Malay mo naman. Nagandahan lang sa facade ng balur natin. So kanina pa silang umaga dyan? Bakit ngayon mo lang sinilip? Aba, malay ko ba? Eh busy ako sa K-drama. Alis kaya ako, no? Oo, tama. Alis na lang ako. Ayun na bakla! Tumatawag na siya! Feeling ko nakita ka noon! Ha? Teka nga ha, bakit ba tayo nagpapanik? Eh, ano ngayon kung nandyan siya? Bakit ka ba natatakot ha? Akala ko balik mo naman yung tao. Basta! Parang tanga to. Ang immature mo ha. Hindi ko lang ma-explain sa'yo, Denzel, pero I swear, trust me, mas mabuting hindi na kami magkita forever and ever, amen. Kaya hawiin mo lahat ng kurtina, make sure walang masisilip dito sa loob. Pag yan talaga nagpunta dito, tatalon ako sa bintana. Bakla, nagugutom na talaga ako. Eh di kumain ka dyan. May mga pagkain naman tayo ah. Delata? Pansit Canton? Ayoko! Gusto ko totoong pagkain. Magpa-deliver na tayo, please. Fine. Silipin mo muna kung wala si na Conrad ka na Marcia. Dahan-dahan lang ah. As in, konting angat lang. Mukhang wala naman na. Wala na yung truck eh. Malinis na rin. Eh sa loob ng bahay ni Marcia, may tao? Oo. Kasang bahay nagwawalis. Feeling ko wala na sila, Steph. Eh, di mo naman kasi sinagot yung tawag ng Conrad kanina. Kaya feeling ko nag-gets na niya yun. Ay, buti naman kung ganun. Sige na, magpa-deliver ka na. Ay! Sino yun? Silipin mo nga sa peephole. Huwag kang maingay, ha? Teka. Ay, Steph. I'm really sorry, pero napapagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa kaartehan mo. It's about time that you take responsibility for your actions. Ha? Anong sinabi mo? Take responsibility? Pinagsasabi mo? Sino bang nasa pinto? Isa pa, gutom na ako, kaya wala na akong pakikahit mag-friendship over pa tayo. Ha? Hoy! Bakit mo in-unlock? Denzel! Hoy! Hey, Conrad! Oh my God! What brings you here? Oh, hi, Denzel. I want to see Stephanie Sana. I know she's there. Ah, yes, yes. Come inside our humble abode. Oh, Steffi! May bisita ka. Conrad,
ikaw na bahala ha. I'll just step outside para makapag-usap kayo. Diyan lang ako sa eatery sa kanto. Alright. Thank you, Denzel. Oh, sure. Ayaw kang bakla ka. Friendship over na talaga tayo mamaya. Stephanie? Uy, Conrad. Hey. How are you? Okay naman. Oo, tama. Okay naman. Iniiwasan mo ko? Hmm? Pwede ko bang malaman kung bakit? Parang hindi naman. I was just busy. You know? Busy with? May work ka na? Magkaka-work na. Nag-a-apply na ako sa mga companies, ganyan. So bakit mo ko iniiwasan? Hoy, grabe ka. Hindi naman. Stephanie, here's the situation. May nangyari sa atin isang gabi. Ginusto natin pareho. But I was hoping it could be the start of something new. Kasi I went to your room, hindi lang para magpalipas ng oras. I knocked on your door kasi gusto talaga kita makita ulit. Kaya lang kinabukasan, you started acting weird. Tapos biglang wala na. So, Stephanie, what happened? May mali ba akong nagawa? I mean, tell me. And then saka kita lalayuan. Diretsuhin mo ako. I can take it. Hindi mo ba ako gusto? Hindi naman sa ganon. Ano kasi eh? Ano? Conrad, ano kasi eh? Fine. I like you, okay? Hindi naman kita iimbitahan pumasok sa kwarto ko kung hindi. Duh! Kaya lang nakakatakot ka kasi eh. I mean, hindi ako literal na natatakot sa'yo. Pero natatakot ako sa mga bagay na nagagawa ko kapag kaharap na kita. Para kang ano eh. Para kang bad influence. Para kang walking dilubyo. Alam mo yun? Nawawala ako sa katinuan pag andyan ka. You make me do things na hindi ko naman talaga ginagawa. Gets mo ba? Okay. So ayaw mo ba ako o gusto? Look, Conrad. Hindi pa ako ready sa ganitong... So ayaw mo sa akin? It's complicated, Conrad. Please, you like me or not? I'm not ready, Conrad. Then let me help you. Yes, please. Dapa, I'm taking you from behind. Guess you've been a bad girl, Stephanie. If that was the end of me, yun na nga ba ang sinasabi ko sa inyo, Popoy at Bea. Kapag kaharap ko si Conrad, nawawala ako sa katinuan. He always makes me feel something weird. The sexual tension was intense. Sa madaling salita, every time nakikita ko siya, nagiinit ako. Yung kung makatingin kasi siya, parang kala mo, hinuhubaran niya ako. Kaya ayan tuloy. Kinugusto ko tuloy maghubad talaga in real life. Pero kidding aside, Popoy at Bea,
Dahil na rin sa pangungumbinsi ni Conrad, pinagbigyan ko magkakilala pa kami. At yung getting to know namin, eh nauwi na nga sa isang official relationship. Salamat na lang talaga sa Diyos at nagkasundo ang ugali namin. Marami kaming differences pero sobrang bait at sobrang lawak ng understanding ni Conrad. Aaminin ko, hindi lang siya mature sa akin physically, mas mature din siya talaga mentally and emotionally. Kung ano yung kinaaligaga ko, siyang kinakalma niya. By the way, dahil pilot si Conrad, once a week ko lang siyang nakakasama kapag hectic ang schedule. Although may mga times na 2 weeks, wala siyang lipad. Sa iba, mukhang mabilis sa mga pangyayari, pero for me, it was a slowly but surely process. At nung umabot na nga kami ng 3 months, saka pa lang medyo umusbong ang ilang issues. So for this month, first 2 weeks ko maluwag, pero 3rd and 4th, tight yung schedule ng flights ko. Gusto mo next week na tayo mag-out of town? Pwede rin. Pero teka ha, try kong magpaalam. Baka kasi walang pwedeng sumalo ng incoming workload ko eh. So baka weekend lang tayo pwede umalis. Sige. Magpaalam ka muna, then let me know agad ha. Para makagawa tayo ng backup plan in case 2 days ka lang pwede. Okay. I-PM ko yung supervisor ko sandali. Sa Facebook? Close kami noon. Parehas kasi kami ng alma mater eh. Well, speaking of Facebook, I'm curious. Bakit? Bakit hindi mo pa ina-approve yung friend request ko? I mean, ngayon ko lang naalala. Sa Viber kasi tayo madalas pagkausap eh. Ano kasi eh? Hiding something? Uy, grabe ka. Wala oh. Then why? Kasi... Sus, sayang ka na naman, Stephanie. Sabihin mo na lang ng diretso. Eh kasi naman, kapag in-approve ko yung friend request mo, baka mamaya mag-relationship status request ka bigla eh. And ano? Ayaw mong in-relationship yung status mo? Hindi sa ayaw, pero pwede wag muna. And why is that, Mrs. Stephanie? Pwede kayang paabot muna tayo ng mga... let's say, 6 months? Yun, siguro safe na yun. Bakit? Eh kasi naman, Conrad, yung Facebook, kuta ng mga marites yan. Pag nakita nila na in a relationship ako, edi sandamakmak ng interview portion yung magaganap. Lalo na mula dun sa dati kong workplace, sasabihin ng mga yun, hala, ang bilis, may jowa na siya agad. Hala, mas matanda sa kanya yung jowa niya. O kaya, baka isipin nila, taghirap si ate, jumawa ng mas matandang madatong. Alam mo yun? Eh paano kung next month ayaw mo na sa akin, edi tatanggalin ko yung inner relationship status. Tapos another round of umaati ka bong maritesa na naman. You get what I mean? Well, hindi ako nakaka-relate sa dilemma mo, pero sige, babalato ko na lang sa yan. If hindi ka pa komportable to let your friends know that we are dating, fine. Hindi ka naman obligadong ipaalam sa kanila lahat, pero... ayoko maghintay ng 6 months. I'll give you until next month. Oh, hindi ka obligado sa kanila pero sa akin oo. Ayokong isipin nilang single ka pa rin. Eh baka mamaya ako sino-sinong ireto sa'yo. Your friends, or at least your closest friends, need to know na taken ka na. You're taken by me. Ay, wow. Possessive yan. Medyo. At alam mo kung anong pinagdaanan ko, diba? Ah, oo nga pala. I understand. Hayaan mo. Paghahandaan ko yung grand jowa reveal natin. Anong grand jowa reveal? Magpipicture tayo summer na may magandang view. Tapos, akbay-akbay mo ako gaya ng ganito. Tapos, box shot lang para aesthetic, ganun. Mga kalokohan mo talaga eh. Ay, ayaw mo? Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Anyway, teka, i-message ko na yung supervisor ko. May tao sa labas. Sino kaya? May ina-expect ang bisita? Wala naman. Baka si Denzel yan. May susi naman yun eh. Baka naiwan.
Wait lang ah. Silipin ko kung sino. Sino kaya nasa labas? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, bakit? Shh! What's wrong? Sino ba nasa labas? Paano ba to? Anong problema? Yung tatay ko nasa labas. Tatay mo? Oy, bakit nagbubulungan tayo? Why don't you open the door? Eh, hindi naman niya alam na may boyfriend ako eh. Ulit! Oh, di tamang-tama. It's about time na makilala niya ako. Eh, hindi niya alam na may boyfriend ako at nasa 40s na. So? Eh, malay ko ba kung anong magiging reaksyon niya? Baka hindi siya matuwa. Baka magalit. Stephanie, you're 29 years old, for God's sake. And you're 43, for God's sake! Okay. So issue pala sa'yo yung age gap natin, ganun? No! Hindi sa akin, syempre. Ewan ko sa tatay ko. Eh, hindi ako prepared. Hindi ko pa nahanda yung speech ko. How about you let me handle this? Hindi mo ako kayang ipakilala sa tatay mo, so ako yung magpapakilala sa sarili ko. So bubuksan ko yung pinto. Wag! Conrad naman, wag muna ngayon. Next time na lang pag ready ako. Stephanie, yung sa mga kaibigan mo mapapalagpas ko eh. Pero yung pati sa tatay mo itatago mo ko? Well, parang ayoko naman ata ng ganun. Conrad, hindi mo kilala yung tatay ko. Stricto yun, tsaka judgmental. Yung bibig nun, balasubas, bastos, walang preno. Baka masuntok mo lang siya. It's okay. Hindi, Conrad, maniwala ka sa akin. Marami nang nakaaway yung tatay ko dahil sa mabantot niyang ugali. I'm pretty sure I can handle him. Bubuksan ko na yung pinto. Conrad! Good afternoon, sir. Patay na. Good afternoon. Sino ka? Bahay to ng anak ko ah. Sino ka? Saan ako? Tay, andito ako. Sino to? Ang ginagawa niya dito? Ano tay, a landlord ko. Ano ka mo? Ano ba talaga? Landlord o boyfriend? Pinaglololoko niyo ba ako? Hindi tay, ano kasi... My apologies, sir, for not introducing myself sooner. Come in, sir. And have a seat po. My name is Conrad, and I've been seeing your daughter for almost 3 months now. Seeing my daughter? Kinikita-kita mong anak ko? Ano ibig sabihin nun? Conrad, magtagalog ka na lang. Allergic sa Englishers yung tatay ko. Sige. Sir, boyfriend po ako ng anak ninyo. Boyfriend? Ikaw? Totoo ba yun, Tepay? Oo, tay. Eto boyfriend mo? Bakit parang mas matanda sa iyo to ng maraming taon? Ilan taon ka na ba, ha? I'm 43, sir. 43? Hoy! Ang layo ng edad mo sa anak ko, ah. Papasakan ang chewy na ito, ah. Tay! Hibang to, ah. May asawa ka na, no, ha? Ginawa mong kabitong anak ko, no, ha? Tay, hindi, ah. Kilala ko yung mga tipuhin mo. Mga mahilig sa bata. Umamin ka na. Anong habol mo sa anak ko? Sugar daddy ka ng anak ko, no? My God, tay! Sir... Huwag ka na sumagot. Wala akong pake. Layuan mo ang anak ko. Ang tanda-tanda mo na. Parang kapatid na kita. My God. Ayoko sa'yo. Humanap ka ng kaedad mo at huwag mong bibiktimahin tong anak ko. Tay! Sir, with all due respect, I'm not married. I was once, but we are legally separated for how many years now? Wala po akong masamang intention kay Stephanie. Nagkataon lang po talaga na nag-cruise ang landas namin and everything fell into place. Fell into place? Huwag sasabi na ito. At naniniwala naman po ako na age doesn't matter when it comes to relationships. Hoy, Carlo! Conrad, Tay. Whatever. Hoy, lalaki! Ayoko sa'yo. Marami dyan ang mas okay para sa anak ko. Yung mas bata. Yung mas malakas. Hindi katulad mo na ahas na pupulupot sa leg ng anak ko. Nanakawin mo lang kabataan niya. Tay! Kaya lumayas-layas ka dito. Tay, tama na! Aba, naninigaw ka? Tignan mo nung ginawa mo sa anak ko. Never akong nasigawan yan. Ngayon lang, dahil sa'yo, kita mo na nga. Oh, nako. Tay, pwede po bang shut up muna kayo? Nakakahiya kayo eh. Hindi nyo naman po kilala si Conrad. Tapos kung ano-ano yung pinagsasabi nyo. Tay, kung meron man sa amin yung ahas na lilingkes, ako yon. Nakita nyo ba itsura niya? Ang pogi, oh!
Parang di naman. Ang pogi, ang tangkad, ang bait at higit sa lahat, ang yaman, Tay. Stephanie. Masyadong mataas yung tingin niyo sa anak niyo, eh ano lang ba ako? Stephanie, don't say that. Totoo naman eh. Hoy, babae! Anong ano ka lang? Pagkatapos ka namin alagaan ng nanay mo, mamalitay mo sarili mo ng ganyan? Wala akong pakigong mayaman yung lalaking yan. You deserve the best. Yung masasamahan ka ng matagal. Yung mabibigyan ka ng anak, ng pamilya. My God, Tay. Sir. Manahimik ka. Tepay, anak. Ako ang paniwalaan mo. Ako ang tatay mo. Hindi kita ilalagay sa kapahamakan. Pinapaikot ka lang ng lalaking yan, ha? Kapag nakuha na niya ang lahat sa'yo, iiwanan ka rin yan. Maniwala ka sa akin. Sinasabi ko lang ang totoo para maprotektahan ka. Talaga? Para maprotektahan ako? Eh nung sinaktan ako ng ex ko na mas bata kay Conrad, asan ka? Dinamayan mo ba ako? Pinagsalitaan mo ba ng masakit yung nanakit sa anak mo? Hindi naman, di ba? Bakit ka mo? Kasi anak ng kumpare mo yung tarantadong ng loko sa akin. Problema sa'yo, Tay. Case to case basis yung galit mo eh. So I'm sorry. Wala akong pakikinggan ngayon kundi yung sarili ko. Halika na, Conrad. Stephanie, huwag natin iwan yung tatay mo dito. Halika na! Kausapin natin na maayos yung tatay mo. Halika na o makikipag-break ako sa'yo. Stephanie, please. Ngayon lang, Conrad. Pagbigyan mo na ako. I'm really sorry, sir. Please, excuse us. Halika na, dali! Yes, Popoy at Bea, may jowa ako, pero wala mo ng jowa reveal kahit ilang buwan na kami. Uulitin ko, mahina ako in handling things na hindi ko pagamay. At dahil hindi pa ako ready sumagot sa inquiry ng mga tao about my new boyfriend, eh minabuti ko munang i-secret ang lahat. Eh kita nyo na, mismong tatay ko nga ang OA maka-judge. Ibang tao pa kaya? Ayoko lang ma-hurt si Conrad. Okay, fine. Ayoko ding ma-hurt ako. Mabilis kasi akong tabla ng mga panghusga o chismaks ng iba. Gustuhin ko man maging unbothered queen, mahirap. Wala sa personality ko. Pero Popoy at Bea, hindi lang yon ang naging pagsubok sa mga unang buwan ng relasyon namin ni Conrad. Dito ko na nga i-reveal ang isang importanteng bagay tungkol kay Conrad. Nagkaroon siya ng asawa dati. Maaga silang nagpakasal, mga nasa early 20s. Pero sa kasamaang palad, naghiwalay din sila. Meron silang isang anak. Anak nila, pero hindi si Conrad ang ama. So medyo gets niyo na siguro kung bakit sila naghiwalay. Pinakilala naman sa akin ni Conrad yung ex-wife niya. Kasi kahit hindi siya ang tunay na ama ng bata, si Conrad na ang tumayong tatay. Kaya whether I like it or not, may connection pa rin si Conrad sa ex-wife niyang si Ashley. Pero alam niyo ba, unang kita ko pa lang kay Ashley, alam ko na isa siyang problema. Yes, friend din naman siya, maayos naman kausap, civil, ganyan. Pero alam mo yung asta niya feeling entitled. Yung feeling niya, kahit may bagong tao na pumasok sa buhay ni Conrad, siya pa rin ang number one. Porket ex-wife siya at may anak kuno sila. Steph, ilalagay ko lang itong mga regalo natin kay Peter dun sa table, ha? Sige, dito lang kami. Kumain na ba kayo? Ah, oo, tapos na. Pasensya na, ngayon ko lang kayo naasikaso. Ang dami kasing bisita. Umuwi from LA yung grandparents ni na Peter, kaya ayan, parang mini family reunion na rin to. Oo nga eh, in fairness sa parents mo, ang groovy pa rin nila for their age. And diretso pa rin managalog kahit dekada na silang nasa States. Nakilala mo parents ko? Ah, oo. Kanina kasi nung kumakain kami sa loob, nakatambay din dun yung parents mo, so pinakilala ako ni Conrad. Pinakilala ka? Mm. I see. I'm glad you guys are able to make it to Peter's birthday. Oo naman. Para makapag-bonding din silang mag-aama.
Oo nga eh. Lately kasi nawala ng time si Conrad para sa mga anak niya. Eh sa edad pa naman nila, mas lalo nilang kailangan ng gabay ng father nila. Lalo na both of them are boys. Mothers can only teach so much. Ewan ko ba? May iba na yatang pinagkakaabalahan si Conrad. Or baka meron ng ibang umaagaw ng oras at atensyon niya. Kung sino man yon, nakakairita. Hindi niya naiintindihan na mas kailangan si Conrad ng mga bata more than anyone else. Iniisip ko nga, dapat lumipat si Conrad dito sa village namin. Maraming mga for sale dito. Para mas malapit siya sa mga bata. Para mas may time siya sa family niya. Sa bagay, may point ka. Or maybe, kami na lang lalapit sa kanya. I can sell this house and find a better place near Conrad. Alam mo na, para sa mga bata. Pwede. So, sino nga ulit yung mga ama ng bata? Excuse me? Hindi kasi nakwento ni Conrad na kaya kayo naghiwalay kasi yung firstborn mo eh, hindi siya yung tatay. Pati yung pangalawa, iba rin yung tatay. Talaga? Kwento niya yun? Gaano na ulit kayo katagal? 5 months. 5 months? Ang aga pa pala ng relationship nyo. Tapos nasabi niya na yung part na yun sa buhay niya? Normal naman na ata siguro yun. Well, alam naman din niya lahat about me, so... I mean, what did you see in each other anyway? Don't get me wrong, ha? Marami na akong nakilalang naging girlfriend ni Conrad after me. And you're different. Hindi ko lang sure kung in a good or bad way. I mean, hindi pa naman tayo close in everything. Naku, buti naman nasabi mong different ako sa mga exes niya. So, aside sa pagiging may pera ni Conrad, ano pang nagustuhan mo sa kanya? Huh? Ayos din tong bruhang to ah. Well, bonus na lang siguro yung datong ni Conrad, pero alam mo na, yung pinaka-favorite ko talaga kay Conrad. Yes? Yung sex. What? Girl, you know what I'm talking about, diba? He is so good in bed. My God! And ang hilig ah, nakakaloka. Seriously? And every time may break siya sa flights, girl, halos araw-araw. Stephanie, parang hindi naman yata tamang sinabi mo sa akin yung mga ganyang bagay. Alin? Eh, tinanong mo ako kung anong nagustuhan namin ni Conrad sa isa't isa, diba? You're really different, no? And I can say, ngayon pa lang, you're different in a bad way. Okay. Excuse me. Nag-walk out? Aangas-angasan ako, sabay hindi naman pala makakasabay. Hoy, laking pasa ito, no? Ano ngayon gagawin ko? Kuha na nga lang ako ng cake. Stephanie? Hmm? Are you okay? Oo, bakit? Eh, parang nakita ko inirapan ka ni Ashley before she walked away from here. Eh kasi naman, ang gaga, akala niya mabubuli niya ako, no? Bully? Hindi niya alam, praktisado na ako mula elementary. Ano ba nangyari? Diyos ko, mahabang chika. So, what, you wanna leave? Pwede na tayo umalis if you want. Eh paano yung mga bata? Well, we had enough time together, tsaka malalaki na yung mga yun. Sige, alis na tayo. Okay, let's go. Ito kaya,
Or maybe ito na lang. Oh, ano ginagawa mo? Parang nakakonsentrate ka dyan sa phone mo. Namimili ako ng jowa reveal photo. Nang ano? Jowa reveal photo. Ipopost ko na today. Ah, akala ko ba inaantay mo umabot tayo ng 6 months? Hindi na, ngayon na, no? Stephanie, kung ipopost mo yan dahil kay Ashley, wag na. Eh, hindi naman ata magandang ipopost mo lang yung tungkol sa atin out of inis. So please tell your friends about me dahil ready ka na at dahil hindi triggered ka. Alam mo, tama ka. Triggered ako. Pero ipopost kita hindi dahil kay Ashley. Pero dahil na-realize ko na, bakit ang dami kong arte? Eh ano ngayon kung pag-chismisan nila ako? Eh ano ngayon kung mag-break man tayo? Huwag naman sana, after kita ipost. From now on, gagawin ko kung anong gusto ko. Yung mga fake friends nang iintriga, pero yung mga true friends, magiging happy for me no matter what. Wow. Buti naman, finally naisip mo yan. Nahahawa na ata ako sa'yo eh. Pwede, good. Kaya ito na. Ipapost ko na itong picture natin from yesterday nung nagpunta tayong Tagaytay. Okay, whatever you want. Tag kita ha. Eh, dapat lang. Okay, ito na. Attached photo. Tag at Conrad. Caption is... ano bang caption ko? Ah! I love you. And post! Oh my God! Bakit kinakabahan ako? Oh my God! Tatago ko nga muna cellphone ko. Mamaya ako na i-check. Oh my God! I love you too. Oh, bakit hininto mo sa tabing sasakyan? So, huh? I wanna make love to you right now. Dito sa kotse? Yes, please. Sure ka bang walang dadaan dito? Not at this hour. Isa pa, tinted ang sasakyan ko. Oh, ayun pala eh. Tara. Come here. Ride me, baby. Ride me. Paano to? Dito sa harap? O sa backseat? For the first time, nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipagsabayan sa ibang tao. Mahihiyain nga kasi ako at madaling ma-intimidate. Pero for some reason, nag-init yung dugo ko dun kay Ashley. Hindi ko kasi napupusuan yung inaasan niya towards me. Parang naging protective / possessive ako kay Conrad. Ayokong may nagtatangkang sumabit sa buhay ni Conrad. Yes, para akong asong minarkahan ng teritoryo ko. Siguro dahil naloko na ako before, kaya ayokong maulit-ulit yun. Natuto na akong ipagtanggol ang sarili ko at ang lalaking quote and unquote pagmamay-ari ko. Conrad is mine and I am his. O taray, gusto niyo yon? Pero mabuti na rin sigurong na-threat ako kahit papaano. Kasi doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na panindigan at ipagmalaki ang taong pinili kong makasama. Conrad was honest and sincere with his feelings umpisa pa lang. Kaya ayoko maging unfair sa kanya. Tama lang na gawin ko rin yung ginagawa niya for me. And true enough, pinatakti ako ng mga tanong at mga samot-saring comments nung nag-jowa reveal ako sa social media. Pero nagets ko rin sa wakas yung feeling na walang pake. Kasi masaya ka sa ginawa mo at sa taong kasama mo. And Popoy at Bea, I am so crazy in love with my boyfriend right now.
at hindi ako nahihiyang aminin na bukod sa ugali ni Conrad, nahulog ako sa kanya dahil sa bonggang sex life namin. And I think importante yon. You have to be emotionally and physically attracted to your partner para magtagal kayo. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Wala namang masyadong kahindik-hindik na kaganapan. Pero I want to spread the love I am feeling right now. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Wish us luck. Sana magtagal kami hanggang sa Dambana. Charik. Again, thank you so much and more power sa team ng Dear MOR. Lubos na kinikilig, Stephanie. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Yes, please. Hi, diyan pala kayo. Oras na natin, mga kapamilya, it's 28 minutes. Internet mo, Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Oo nga eh. Kanina pa ako napapalabas-masok. Kumusta ba? Magta-time check lang ako, subukan ko kung marinig mo ha. 28 minutes makalipas alas 2, rinig ba? Yeah, dinig na rin eh. Kaya lang, alam mo, grabe siguro. Bakit naka-pixelated I don't know, kanina pa nag-gaganyan, ano? Bakit no, kanina pa yan. Oo. Kung narinig mo naman yung audio ko, siguro goods na muna yan. Sige. Okay. Sige, pwede na yan. Mm-hmm. Nako, delay daw. Oo. Ay, nako mga kapamilya. Ito na nga po, ano, ang kwento namin nila Conrad. Oo, na talagang... Ang tawag dito sa mga ganito ay yung merong expertise namin, ang magmahal. Yan. Alam niyo mga po expert. Po Hey, alam niyo po po ano mga tawag sa inyo? Kaya yung mga tinatawag na daddy. Mm. Diba? Yeah. Daddy. Oh, kaya... Daddy. Well, nasa ano yun, eh, no? Nasa experience kasi yan. Mm-hmm. Poy, labas ka muna. Grabe yung sandali, natin, sige. Poy. Eh. Oo, labas ka muna yung everything. Ikaw muna, Bea. Subukan natin one time. Oo, sige. Paulit po, Poy. Ayan. Anyway, mga kamarkada, so yun na nga, doon na nga natatapos ang kwento ni Stephanie. Nakakalokang kwento. Pero alam nyo, natatawa ako kasi ang dami-dami nagko-comment sa baba na ang arte-arte daw ni Stephanie, ang daming mga hanash, ganyan-ganyan. Day, ikaw kaya lumugar sa kanya. I mean, inamin naman kasi ni Stephanie na hindi siya ganun ka... Alam mo yun, hindi siya ganun ka-confident na babae sa sarili niya. Hindi siya ganun katapang. Poy, ano siya ka na ba, Poy? Daddy? Are you there, Daddy? I can't see you, Daddy. Ay, wala pa rin. Ano yung sabi ko? Inamin naman ni Stephanie, hindi siya ganun katapang. When it comes to, alam mo yun, anong tawag dito? Love, sex, and relationship. Kumbaga, malareni boy, ganon. Ano yung pag pinapatan mo na ng isang sitwasyon, kahindik-hindik na sitwasyon, hindi alam mo nung gagawin, hindi alam paano haharapin. Ganon kasi yun, kumarkada. Meron talaga mga ganong klase ng tao na kapag kakinilig, alam mo, hindi na alam mo nung gagawin. Like, o kaya yung parang nagiging bato na lang kasi nga hindi alam paano i-handle yung emosyon. Nahihiya, natatakot anong sasabihin, hindi alam kung tama ba yung sasabihin and everything. Kaya huwag niyo masyado i-judge si Stephanie. Hindi naman tayo lahat i-confident, no? Hindi naman lahat dyan. Kahit yung babae, natutorpe din. Kaya huwag kayong mga-aaway ng ano, babaeng torpe. Kung ang lalaki nga natutorpe, syempre kami mga babae din, natutorpe din kami. Buti na lang talaga, kamarkada. Buti na lang, ah.
at etong si Conrad, naintindihan niya yung pagiging, hindi naman introvert, pero pagiging mahiyain ni Stephanie. Kaya siya talaga yung nag-initiate, siya talaga yung gumawa ng mga paraan, naglakas ng loob para mag-reach out. Kasi di ba, Popoy, minsan gano'n naman talaga, hindi pwedeng dalawa kayong mahiyain. Dapat meron isa at isa ang talagang malakas ang loob na siyang gagawa ng first move or yung siyang talaga magpo-push na magkita kayo, magkausap kayo, regardless ha, of the gender, mapalalaki, mapababae. Hindi pwedeng dalawa kayong nahihiya. Ngayon, maganda kung dalawa kayong confident. Pero alam mo yon, nangyayari din talaga na yung babae, eh, mahiyain din. Kaya huwag niyo masyadong i-judge si Stephanie. Sobrang ano, no? Sobrang mahiyain actually, Bea, itong si Stephanie pagdating dito kay Conrad. I mean, yung first meeting nila, di ba? May mga ganyan naman, sobrang mahiyain. At sa sobrang mahiyain, hindi na makatanggi. Hindi na makatanggi na ibigay na lahat. And I love, di ba? I love yung mga ganyang klase ng mga babae na sa sobrang mahiyain. Ay, sige, ano ba may offer ko sa'yo? Tubig? Merienda, me. Ako. Yung ganyan. Sobrang mayayain. Hindi. But eating aside, ano, ayan na, syempre, huwag namang may i-offer. Baka tanggihan ka. Hindi, okay na tubig. Okay na tubig. Hindi kita, ano, hindi kita kailangan. Oo, baka matanggihan eh. Ayan, pero alam mo, pinapakita rin dito, no, na, syempre, alam mo naman, ang mga sinasabi ng ibang mga mamaru, na kapag ka masyado mong mabilis na nakuha ang isang bagay, eh mabilis lang din itong mawawala. Diba? Kaya nga, hindi mawala-wala sa isip ni Stephanie yung one-night stand baka lang ganun, to no? Eh. Diba? This is just, ano no, for fun, for adventure, diba? This is something new. It may have been the best sex I've ever had, pero this is not going to last for long. Diba? Okay. Parang ganun yung mga finifeed niya sa isip niya kasi parang napakabilis ng mga pangyayari. Pero, diba, gusto kong batiin si Conrad at yung mga katulad namin ni Conrad. Na, diba, we're not... Ito, no, para sa inyong mga kababaihan, hindi naman porke nauna, okay? Sabihin na natin nauna ang sex bago yung iimbita na pumasok sa isang relationship ay hindi magiging successful yan. Or talagang ano lang yan, parang ang relationship na ito ay para sa sex lamang at this is not for long-term, long-term use, ganyan. Hindi naman. Oo. Meron din mga nagseseryoso. Nga lang, kumbaga parang nauuna lang. Oo, nauuna lang yung mga... Iba-iba eh. Iba-iba ng style. Kaya minsan, wala eh. Kailangan mong harapin, kailangan mong alamin, lalo na kung nagustuhan mo naman yung tao. Hindi na... Masamang tao ba yung... masamang tao ka ba? Ito pa yung isa, no? Masamang tao ka ba kapag sa unang pagkikita nyo, parang nagkapalagayin loob, tapos nagka-chinek nyo yung langit-ngit ng papag. di ba masamang tao ka ba? I don't think so. Diba? I don't think so. It's just that nandun kayo parehas sa moment na yun. Diba? Tsaka nagtanong ka naman, wala bang magagalit? Hindi ba ano? Parehas natin ginusto ito. Ang hindi maganda is, kumbaga, itatag mo na yung sarili mo. Tapos na yung pangyayari na enjoy mo na. Parang sinisisi mo pa rin yung sarili mo after weeks, after months na nangyari na yun. Na parang, ay naku, ayoko talaga, ayoko talaga. In-enjoy mo naman eh. Tama na. Diba? Nagkamali ka na. Kung sa tingin mo pagkakamali yun, tama naman na. Diba? Move on na. Gawin mo mas maigit. Diba? Maganda yung fighting spirit actually ni Conrad na hindi. Talagang nauna lang yun. Patutunayan ko sa kanya na maganda yung intention ko. Oo. Dito kay Stephanie. Correct. Actually, Kamorkada, minsan medyo sort of kind of swerte pa nga na nauna yon. Kasi at least alam nyo na okay kayo in bed. Kasi minsan nag-umpisa kayo na simple, na walang halong mali siya, getting to know. Alam mo yun, yung normal, yung typical. Pero pagdating sa kama, sa kayo na-realize na, ay, my God, hindi pala tayo, hindi tayo compatible. Compatible. Actually, there is such a thing.
There is such a thing, ano, para sa mga married couples, ayan, para sa mga married couples o sa mga may partner, meron yung, anong tawag dyan, sexual compatibility. Correct. Yan, na tinatawag dun sa pagka nagsisex kayo. Okay? Meron kasi yung, sinasabi niya, kasi isa rin yan sa mga nagiging dahilan, Bea, ng infidelity, di ba, ng pangangaliwa is, sige, mahal mo, 'di ba? Nasasarapan kayo, nasasarapan ka, pero hindi mo naiisip kung na sa-satisfy ba yung ka-partner mo. May mga ganyan eh. Kumbaga napaka-passive nila pagdating sa sex kahit nga nagkaroon na ng mga anak, 'di ba? Ay parang okay, sige, we do sex para magkaroon tayo o mag-make love tayo para makabuo ng bata. Yung iba ganun ang kaisipan. Yung iba naman hindi, para hindi lang naman para makabuo ng bata, may iba pa, 'di ba? Para makapag-release tayo ng stress, yung affection natin, maiparamdam natin doon sa ating partner, 'di ba? And I'm telling you, kung ang wife mo ngayon, kung ang husband mo ngayon ay kumbaga na rarating nyo yung rurok. Ayan, yung rurok ano? Ng pleasure, 'di ba? Ay nako, very compatible kayo sa kama. Meron kasing ganun eh. Kaya yung iba, mabait naman, maayos naman yung asawa, pero naghahanap sa iba kasi yung iba nga parang ano, parang ano tawag mo ba rito, Bea? Ano, parang unan na lang na o parang unan na okay, sige, I'm ready. Okay, tapos na. Sige na, shower na ako, bilisan mo. Darating yung mga bata, may mga ganyan. Oh, walang joke ha. O parang, sige, okay ba? Maganda yung parehas kayo passionately doing yung deed na yon, ano? Making love, 'di ba? As if mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend pa rin kayo. Hindi pwede yung sige na nga, ito na. Yan yung gusto ko dito eh. Eh ayoko. May mga ganyan din na mga babae, no? Parang, oh hindi, dapat sa kama. Eh masarap nga rin sa kusina, sabi ni pare. Subukan naman natin. Diba? May mga ganun sila eh. Oo. Kaya yung iba, naghahanap ng ibang putahe dahil parang, ay naku, mas compatible dito. Parang mas iba siya. Kasi kapag kami magkasama, ramdam ko na akin siya. Hindi niya iniisip yung trabaho niya. Hindi niya iniisip yung mga bata, mga kapitbahay, mga babayarin sa kuryente. Tama ba pag-usapan ng babayarin sa kuryente at sa tubig kapag nag-ano kayo? Diba? Relax, chill. Correct. Kaya nga, maganda rin na sa umpisa pa lang, nalaman nyo na agad-agad na okay pala kayo together in bed. Kaya minsan yung mga ganyan na one night stand, pwede namang hindi lang one night stand yan. Depende yan sa inyong dalawa. Depende yan sa how you handle the situation after doing it. Pero ang ano kala talaga mga kamarkada, huwag kayong bastos ha. Kapag ka, kunwari, meron kayong, let's just say, okay, one night lang yun. Pero huwag nyo yung tatakasan agad. Huwag yung parang kinabukasan, kontratuhin nyo, parang baliwala lang. Respetuhin nyo pa rin bilang tao. Dahil hindi naman porket, yes, pumayag sa one night stand, kung one night stand na talaga itatagal, hindi man porket pumayag ng ganun, maduming tao na sila, baboy na sila, wala na silang kwenta. Respetuhin nyo pa rin. Or they do it on a regular basis. Hindi naman, hindi po hobby yun. Diba? Oo. Tsaka, ang tawag dito, alam mo kasi Popoy, kaya may takot si, feeling ko rin, kaya may takot si Stephanie sa mga ganyan-ganyang bagay-bagay. Kasi nga, aminin mo, judgmental, dahil sa judgment ng mga tao, na kapag ka nalaman na, paano kayo nagkakilala? One night, ganyan. Hindi naman. Yeah, you don't have to, Alam mo, maraming ganyan. Siguro sa mga close friends mo, Bea, sasabihin mo yan, pero... sa regular na ko-office mate, halimbawa, Bea, paano kayo nagkakilala ni ano? Paano kayo naging close? Nag-one night stand kami. O kaya yung parang sa kwentuhan na, alam mo yung parang, meron kasing bad stigma, parang stereotype agad-agad na kapag ka ikaw ay pumayag sa isang one night stand or nag-umpisa kayo sa isang one night stand, it's going to be a bad relationship. It's going to be or a yun lang yun. Or parang
making love to someone is something negative. Alam mo yon, is something kababuyan. Parang ganon. Parang, lalo na doon sa mga conservative, yun ang tingin nila. Yung kapag ka ikaw eh... Teka lang, na-distock ako doon sa padala ni Roy. Ni Poy Ray. Sunod-sunod eh. Sunod-sunod. Keep it coming. Talaga namang... Poy, ha? Ang bilis mong mag-ano, ha? Sunod-sunod. Sabi ko lang kanina, keep it coming. Ayan na, nakong dami na. Ayun na. 1,000 star na stariray na. Thank you, Poy. Namiss kita, Poy Raymakers. Bakit ngayon ka lang? Uy, maraming salamat sa pa 1,000 star na stariray mo, Poy Raymakers. Sa YouTube naman, lipat ka naman, padala ka rin doon. Oh, naging 1,200 na. Oh, di ba? Hindi na kontento. Kung dalin mo kaya sa YouTube yan, Poy Raymakers, no? Boy, sa super chat. Coming! Oh, teka. Asan na? Oh, ito, basa tayo po. Sabi ni Renny Boy, gusto mong basahin yung kay Renny Boy o out muna si Renny Boy ngayon? Dahil namimiss natin si Renny Boy, babasahin natin. Sige. Basta ako, ayokong makipag-sex sa girl. Kahit na girlfriend ko pa lang yan. So, ano? Ayan na, alam na, Renny Boy, ha? Ayan, hanggat hindi kami sa puntong siya at siya na yung makakasama ko habang buhay. Ayan, may respeto naman ako kahit papaano sa mga magulang niya. And one thing more. Ayan, one more thing. Gusto ko na both of us ay prepared na sa lifetime ng commitment. Asawa pa kaya, yun lang. Ang lungkot ng comment ni Renny Boy. Yun lang. Masasabi ko. De, pero I respect your opinion, Renny Boy. Yeah, sige, oo. Kung yun ang trip ni Renny Boy, huwag nating husgahan o pilitin. Eto, sabi ni Sergio, yung way ni Conrad na pakikipag-usap niya sa tatay ni Stephanie, dun palang panalo na siya. Kaya huwag mo nang pakawalan pa yan. Yun lang naman. Pero bitin pa din si Noraline sa kwento mo. Alam mo, kahapon pa nabibitin si Noraline. Noraline, baka hindi na kami yung may problema. Baka ikaw na. Dai, baka kailangan mo nang gawa ng paraan yan, Dai. On your own way, Dai. Hindi na kami. O, sabi ni Marvin, bilib na bilib ako kay Conrad. Swabe lahat ng galawan. Laking mangustin. Happy ako para sa inyo. More position and pwesto to come. Oo naman. Alam niyo ba, mga kapamilya, no? Para sa mga mag-aasawa, sa mga magpa-partner, inuulit ko, no? Lalo na pagdating nga doon sa usapin ng sex, yan, sexual compatibility. Hindi naman itinatanong ano ba ang size, ano ba ang length, ang thickness, 'di ba? Hefty ba siya o ano? Alam niyo, doon mo malalaman yung compatibility niyo doon sa pagiging passionate niyo while doing yung pag-make love ninyo, 'di ba? Sure. For as long as you're doing it with someone you really 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 like. And lalo na, you really, 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 really love. Ayan, I mean, dito naman sa, ano, no, sa unang pagkakataon na si Stephanie at si Conrad ay nag-sabong. Diba? Tumalpak. Diba? Sa unang talpakan na pangyayari, love na ba agad yun? Of course not. Diba? Sabihin na natin, medyo casual ito. Ayan, pero kita nyo naman yung very impressive, sabi ni Stephanie, di ba? Very impressive yung nangyari. And hindi po mangyayari yan kung sakaling si Conrad ay hindi naman gustong-gusto si Stephanie. At si Stephanie hindi rin naman gustong-gusto si Conrad. I mean, sa amin na lang na mga lalaki, Bea. Di ba? Hindi namin gagalingan hindi namin kayang galingan sa performance pagdating sa sex. Hindi kami magtatagal kung hindi namin masyado gusto ang kasama namin. 'Di ba? Ang kapartner namin. Oo, ang sampayan ay madaling ililigpit kapag pagka hindi masyadong gusto. Pero kapag gustong gusto, nako tuyo na ang mga damit, pwede nang iligpit, pwede pang sampayan. Oo. Kahit basang comforter, kayang-kaya ko. Oy, grabe! Wow! Ay, naku, Bea, naranasan ko yan, ano? And regardless even of age,
'Di ba? Akala ko noon nung bata ako, nung mas bata ako, sabi ko parang iba siguro pagka nung mas bata ka pa, no? Pero sa ngayon, ayan 37 years old, sabi ko, aba, teka, dati ligpit na agad yung sampayan, ngayon pwede pang ano ha, uy, maglaba pa kayo diyan. Oh, naglalaba pa ako, sabi ko, pwede pa. Oh, because you're doing it with someone you really really love. 'Di ba? Na parang andun. Andun lahat, very passionate ka sa ginagawa mo. Kaya naman, ano yan eh, no? Para nag-radiate yan, na ipapasa mo yung message na yon without even telling your partner, yung energy. I mean, na ipapasa mo yung energy na yon, ano? The sexual energy sa partner mo. Kaya siya gumaganti, kaya siya bumabalik. Ganyan din. Ibinabalik sa iyo yung favor. Oh, ganoon 'yun. Hindi basta-basta 1 2 3 boom. Okay na? Oh, sige, unas. Basta ang masasabi ko lang Popoy, no, para kay Stephanie o sa mga katulad ni Stephanie, dai, kapag ka may ginawa ka, dai, kapag ka may naranasan ka, dai, o may desisyon kang ginawa, dai, panindigan mo, dai, at 'wag mong ikahiya. Hindi namin I mean, hindi mo kailangang ipangalandakan, pero 'wag mong itago. Lalong-lalo na nga etong si Conrad. Napakabait, 'di ba? Sa storya, napakabait, napaka-okay na tao. 'Wag ka nang mahiya, 'wag, totoo eh. 'Wag mo nang totoo rin naman yung sinabi niya Popoy na ang hirap. May mga tao na nahihirapang i-disregard yung mga comments ng iba. Madaling masaktan sa mga mababasa nila. Mm-hmm. Kahit ako naman, madali ako masaktan sa mga hate comments dati, ganyan-ganyan. Kaya naintindihan ko yan. Pero alam mo, kung ganyan ka-okay yung taong kasama mo, deserve niya na makilala siya ng ibang tao. Deserve niya na, alam mo yun, hindi niya deserve na itago siya. Kailangan ipagmalaki mo na ang kasama mo ngayon ay nagpapasaya talaga sa'yo at napakabuting tao. Kaya, post-post na yan. Push-push na yan. Yan. Maraming salamat ano, Stephanie, dito sa kwento na ipinadala mo sa amin. Pinainit mo na naman ang hapon. Kaya maraming salamat din, syempre kay Poy Barte na may pahahabol pang ano, no, 20 euros. Ayan, thank you. Oh, talaga naman. Maraming Tom salamat. Naman ang Tom. Dating naman ang dating. O, pasalamatin natin mga gumanap, Popoy, for today's story. Maraming salamat kay Stephanie na ginampanan ni ating resident taga-Ungol, Cindy Basena. Mm-hmm. Si Conrad naman. Ah, napaka-pogi nga naman talaga. Jag Kamat. And of course, Conrad. Everybody needs a Denzel in their life. Chan Palma. At Morgada. Confirm po, nakainom po ang tatay. Ang tatay ni Stephanie, ginampana ni China Pops, nakapagano, banayad whiskey muna bago nagpunta kay Stephanie. At si Ashley, nako, ito pa, mahaderang ex-wife, ginampana ni Jamie Rubio. At yung staff sa resort, nako, Makoy Marcos. At ang nagsulat nito, mm-hmm, ang na-stress at ang DJ Bea, at ang nag-edit, Joko Loco. Una na paungol si Bea sa mga kwento ni Stephanie. Thank you so much. At syempre mga kapamilya, bukas hindi pa po tapos ang ating hotness overload dito sa Dear MOR. Ito nga po ang aming patikin. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Ikaw, ang tagal na natin nagdi-date. Hanggang ngayon hindi ka pa nagpapakita ng motibo sa akin. Okay lang naman if ever. Kaya, huwag ka na mahiya. In-expect ko naman na doon din tayo papunta eventually. Hashtag Dear MOR Alter. Saan pupunta eventually? Ako, naku na yun ah. Ano yan? O, bukas po yan mga kamarkada. Abangan niyo ang finale episode ng Dear MOR Hotness Overload. Finale. Kanina, finale rin yung mga scene. Yung pamatay din yung finale scene natin kanina. Yun pala yun. Okay. 10 minutes before 3, mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyo. Bea, wala. May papakita yata ako. Tuloy ko pa ba? Bukas na, kasi parang ko konti lang naman yung nagpa-stars kanina. Oh, wala na eh. Wala na time. Eh. So, guys, tomorrow na lang. Ngayon ako nasa mood. Ayaw ni Bea. Bukas na.
Valentine. Sige, bye-bye. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea po. At syempre, naku mga kapamilya, no, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, please, stay happy. Kaso naglolo ko yung ano eh. Katipa naman ang tiyan ko. Nasaan? Binaba na. Tomorrow. Dear MOR, sa mundong ginagalawan natin ngayon na pinaghaharian ng social media, mahirap malaman kung alin ang totoo at kung alin ang hindi. Minsan pa, sinasadya ng mga nakakasalamuhan natin na magtago sa peking pagkatao. Isang mainit at magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at ganun na rin sa lahat ng listeners ninyo. Ako nga pala si Shelly, hindi ko tunay na pangalan. Actually, lahat ng pangalan ng tao sa kwento ko ay hindi tunay. Masyadong sensitibo itong kwentong ibabahagi ko, kaya minarapat kong baguhin ang ilang detalye. Ang siste, Popoy at Bea, laki ako sa hirap. Isang simpleng housewife ang nanay ko at ang tatay ko naman, a construction worker, na nadedestino sa iba't ibang lugar. Kung saan merong project, doon siya. Meron akong kapatid na mas bata sa akin ng 2 taon. Mahirap para sa mga magulang ko na pag-aralin kami ng sabay, lalo na sa college. At doon na nga ako nag-umpisang mag-explore ng paraan para magkaroon ng sariling income. Popoy at Bea, natutuwa kong ialok ang sarili kong katawan online. Kung tatanungin niyo ako kung saang platform specifically, well, sa Twitter. Doon kasi talamak ang paggamit ng secondary account na kung tawagin nila ay Alter. Gamit ang account na yon, pwede kang mag-post ng mga sensitibong content. Pwede ka rin makahanap ng makakasamang maglaro ng apoy for free. Pero sa kaso ko, kinuha ko itong opportunity para magkapera. May mga nag-a-avail ng content ko kapalit ng maliit na halaga na ita-transfer nila through online payment. Yung maliliit na amount pag pinagsama-sama, nakakatulong na para panggastos ko sa araw-araw. Dahil doon, hindi ko na kailangang maghingi ng allowance sa mga magulang ko. Sa isip-isip ko, wala namang mawawala sa akin dahil hindi naman nila nakikita ang mukha ko sa mga sensitibong larawan na pinapadala ko sa mga customer ko. At malayo din ako sa panganib dahil never naman akong nakipag-meet personally. Pagkatapos mo dyan, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na maglilinis ng lababo. Okay po. Sakto, tapos na ako. Hay, paano kayang gagawin ko rito? Ano yan, ma? Ba't parang aburidong-aburido kayo? Anong parang? Aburido talaga. Bakit po? Eh, hindi ko ba naman kasi alam kung paano pagkakasyahin tong pera natin. Sabay-sabay na lahat ng bayarin sa kuryente at tubig, tapos sumabay pa yung exam ng kapatid mo. Yun lang. Si Papa po ba? Hindi pa nagpadala? Nagpadala naman na. Kaso maliit yung pinadala niya ngayon eh. Nautangan daw kasi siya ng pinsan niya. Ganun po ba? Kaya sana, ikaw, matanggap ka na sa trabaho na ina-applyan mo. Para naman kahit papano eh makatulong ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Opo. Bale, try ko po mag-apply ulit. Hindi pa po kasi ako tinatawagan nung huli kong in-applyan eh. Ganun ba?
O sige, subok lang ng subok anak ha hanggat sa matanggap ka. Ganyan talaga, tsaga-tsaga lang sa umpisa. Opo ma, pasok na po ako sa kwarto. Problema na naman. Puro na lang problema. Ang hirap talagang maging mahirap. Ay, nasa na ba yung earphones ko? Makapag-sound trip nga muna. Ayun. Makapag-browse nga muna sa Twitter. Oh my God! Si Rico, may bagong tweet! Video? Panoorin ko nga. So, babe, alam niyo na ako nang gagawin ha. Retweet niyo lang tong post ko at i-mention niyo ako. Ako mismo ang tatawag sa'yo. Tapos usap tayo. Usap tayo at tungkol sa... Alam mo na, yung mapapakapit ka sa hinihigaan mo. OMG! Ang macho talaga ng boses niya. At ang katawan. Teka nga, retweet ko nga tong post niya. Baka sakaling mapansin niya ako. Ayan. Baka sakaling mapansin niya. Ay, makapag-shower nga muna habang naghihintay. Hala, ang bilis naman. Hello, babe. Ano Telegram account mo? Naku, ito na nga ba sinasabi ko eh. Shiligaya. And send! Oh my God, tumatawag na siya. Hello? Hi, babe. Ang bilis mo namang tumawag. Ang sosyal mo naman, may kondo ka. May kondo nga. Kaso, wala namang kasama. Bakit naman? Wala ka bang girlfriend? Wala nga eh. No, babe. May boyfriend ka ba? Wala. Ayoko pang mag-commit. Oo, eh, paano yan? Paano kapag lumalamig ang gabi mo? Sino nagpapainit sa'yo? Ikaw? Ako? Matagal na ako naka-follow sa'yo. Tinitignan ko lahat ng mga post mo. Talaga ba? So, what can you say about it? Pwede na. Pwede na? Yan lang? Hindi ka nag-iinit kapag naririnig mo yung boses ko? Lalo na kapag bumubulong lang ako. Imagine this. Magkatabi tayo ngayon. Tapos, bumubulong ako sa tenga mo. Nagiinit ka na ba? Oo. Sige, tuloy mo lang. Sa tuwing bumubulong ako, mararamdaman mo yung init ng hininga ko. Sa batok mo. Sa leg mo. At unti-unti akong bababa. Shucks. Nag-enjoy ka ba? Oo. Tuloy mo lang. Okay. As you wish. And you're the reason that staying faithful with you, with you. You're the only one I care for. Let me be the girl you want. And you're the reason that I'm staying faithful. Papuyit, Bea! Nung una, gusto ko lang naman talagang pagkakitaan ng paggamit ko ng Alter account. And supposedly, pansamantala lang. Hanggang makagraduate lang ako ng college. Kaya lang,
dahil na-expose na ako sa mga makamundong bagay, unti-unti na rin nabuksan ang isipan ko. Mas lalo akong naging curious. Lalo na nung nalaman kong may mga nagkakaroon pala talaga ng affair doon. Karamihan, friends with benefits o fun buddies. Pero believe it or not, may mga nauuwi sa totoong relationship. Never ko namang naisip na maghanap ng affair doon dahil nga pera lang o pera ang dahilan kung bakit ako nandun in the first place. Gusto ko lahat ng gagawin ko may balik na pera. Madalas nga payment first ang sistema ko. Literal na pera-pera lang ang lahat para sa akin. Kaya lang, there is this one guy na nakakuha ng attention ko. Rico na lang ang itawag natin sa kanya. Popoy at Bea, Outer World is no different from other social media platforms. Meron din tong mga sikat na profile. Maraming followers, maraming likes, maraming retweets, at isa na doon si Rico. Iba siya sa lahat ng lalaki na kasalamuha ko sa mundong yon. Hindi siya nagpo-post ng topless pictures. Hindi siya naghahanap ng sexual partner. Hindi rin siya bumibili ng content. Ang ginagawa lang niya ay nag-a-upload siya ng sensual ASMR. Yes, Papay at Bea, boses lang ang puhunan ni Rico. Karamihan ng tweets niya ay puro video na walang laman kundi blankong screen at ang boses niyang sobrang hot na parang kinakausap ka ng malapitan. Sobrang weird pero sobra akong nataturn on doon. Kaya napadalas ang pagsustalk ko sa kanya hanggang sa naging close kami sa isa't isa. Nasa na kaya si Rico? Gago. Real life na to. Hindi na to Alter World, kaya wag mo kong paandaran yung pamacho voice mo. Sinusubukan ko lang. San ka na? Nandito na ako sa entrance. Ay, wait. Ikaw ba yung naka-green? Oo. Nandito ako sa sulok, malapit sa exit. Kinakawayan kita, oh. Ayun. Sige, kita ko na. Punta na ako dyan, ha? Hi! Yun, oh. Glad to finally meet you, Shay Ligaya. Shaylee na lang. Shaylee, have a seat. Thank you. Uy, mukhang may isa ka pang kamit, pare, ha? Ay, oo nga pala, Shaylee, si EJ. EJ, si Shaylee. Oh, I know you. Ikaw si Shay Ligaya, di ba? Kilala mo ako? From Alter din to si EJ. Well, most probably hindi mo pa ako kilala kasi hindi naman ako pala post eh. Pero active ako sa pag-follow at pag-check ng feed. Ah, okay. Anyway, una na ako para makapag-usap kayo ng maayos. Sige tol, salamat ulit ha. Wala yun. Enjoy kayong dalawa. Hindi mo sinabi sa akin may iba ka palang friend sa Alter? Hindi, actually, ngayon lang kami nagkita nun. Ha? Don't tell me, hindi ka straight. No, straight ako. Si EJ kasi straight din. Eh, ba't kayo nagkita? Naalala mo last time, nag-post ako ng question kung sino naglalaro ng online games? Oh, tapos? Ayun, nag-reply siya. Eh, sakto naman, medyo bored din ako nun kaya naglaro muna kami. Nakita lang kami ngayon kasi may pusta yung game eh. Natalo ako eh. Ano yung pusta? Console.
What? Console, ang yaman mo naman. Relax. Gulat na gulat. Pinaglumaan ko na yun. Kahit na. Console is console, no? Malaking pusta pa rin yun para sa isang game. Iba din kasi yung thrill ng paikipaglaro kapag may malaking risk. Mas may excitement. Mas gagalingan mo. Kakaiba ka rin eh, no? May tanong ako. Ano? Maganda ka naman. Bakit hindi ka mag-boyfriend? Ayoko muna ng relationship. Busy pa ako sa paghahanap ng trabaho. Kakagraduate ko lang kasi. Ah, ayaw mo muna ng distraction. Exactly. Kaya ba sa Twitter ka muna tumatambay? Pampatanggal ng lumbay? It's a physiological need. Kailangan nating lahat yon. Sa bagay. Eh ikaw, bakit nasa altar ka? Eh sabi mo nga, di ba? It's a psychological need. Eh ba't hindi ka nalang mag-girlfriend? Baka hindi ka maniwala eh. Pero sige, since natanong mo na rin naman, sasagutin na kita ng diretso. Ang totoo, may pagkaromantik kasi ako eh. Alam ko na kapag nagmahal ako, seryoso. Kaya hindi ako mag-girlfriend for the sake lang na may maikama. Sus, may ganun? Wala nang ganun ngayon, boy. Alam ko mahirap paniwalaan, pero may mga kagaya namin. But in the meantime, hanggat wala pang dumarating na seryoso, edi aalawin ko muna yung sarili ko. That's why dun muna ako tumatambay sa Twitter. Okay, sabi mo eh. Anyway, kanina pa tayo nagkukwentuhan, wala pa tayong food. Order kaya muna tayo. Oo nga. Paano ba yan? Kailangan ko nang umuwi. Baka hanapin na ako ng nanay ko. Salamat sa kwentuhan. Salamat sa libre. Till next time. Next time? Uulitin pa natin to? O bakit? Ayaw mo ba? Na-turn off ka ba sa akin? Hindi naman. Na-amaze lang ako sa'yo kasi sa mga na-meet ko from Alter, ikaw lang yung hindi nagaya for, alam mo na, for sex. Ewan ko ba? Nagkataon lang siguro na cute date lang yung hanap ko ngayon. Anyway, hatid na kita. No need, magta-taxi na lang ako. Okay, hintayin na kita makasakay. You sure? Yep. Sige, ikaw bahala. Teka. Lakot, nasa na yun? May problema ba? Oo eh, hindi ko mahanap yung wallet ko. Hindi ko maalala kung nadala ko ba o hindi. Puro ikaw kasi nagbayad ng kinain natin eh. Yun lang. Eh paano yan? Paano ka makaka-uwi? Gusto mo pautangin muna kita? Okay lang. Oo naman. Wait. Ito, 1K. Teka, ang laki naman ito. Yan mo na, utang naman yan eh. Okay. Thank you ah. Don't worry, babayaran din naman kita. Wala nga naman. Kahit saka mo na ako bayaran kapag nagka-work ka na. Oo nga pala. Wala nga pala akong work. Hayaan mo, pag natanggap na ako sa ina-applyan ko, hindi ko lang babayaran tong utang ko. Ililibre pa kita. Sabi mo yan, ha? Oo! Pexman! Popoy at Bea, tama yung narinig ninyo. Before Rico, may mga namimit ako galing sa virtual world na yon. Gaya ng inaasahan, lahat sila sex lang ang pakay. Well, at least malinaw kung ano ang intensyon nila. Hindi kagaya ng mga nababalitaan ko sa dating apps na kunwari mabait,
pero puro kahalaya naman pala ang alam. At least dito, alam mo na agad kung ano ang i-expect mo. Kung binubuenas ka pa, magkakapera ka. Ganun kasimple. Lahat ng taong nakilala ko sa mundong yon pare-pareho. Not until nakilala ko si Rico. Ang bukod tanging alter user ng hanap lang ay friendship? Weird. Pero yun kasi ang nabavibe ko sa kanya. Mula sa kung paano siya makipag-usap, kaya EJ na parang tropa lang, hanggang sa kung gaano siya ka-gentleman sa akin. Lahat ng kilos niya, hindi ko nakitaan ng masamang motibo o hidden agenda. Dahil doon, lalo lang tumindi ang curiosity ko sa kanya. Popoy at Bea, naging madalas ang pag-uusap at pagkikita namin ni Rico. Halos naging magkaibigan na nga kami. May mga pagkakataon pa na nauutangan ko siya ng pera, lalo na sa tuwing kailangan ko ng panggastos sa paghahanap ng trabaho. Nahihiya na kasi akong humingi ng pera sa mga magulang ko nung time na yon dahil nga graduate na ako sa college. Dapat ako nang nag-aabot ng pera. E kaso, sa hindi ko maipiliwanag na dahilan, napakailap ng opportunity sa akin. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Hindi ko tuloy magawa yung mga bagay na gusto ko. Hindi ako makabili ng mga magagarang damit. Hindi ako makapamasyal sa magagandang lugar. At hindi ako makakain sa mga mamahaling kainan. Maliban na lang kung kasama ko si Rico. Nakapagod din pala maglakad. Upo muna tayo saglit. Wait. Ayun! Doon, oh, may bench. Tara, bilisan mo, baka maunahan tayo. Sandali. Ay, nakakapanibago, no? Ha? Ang alin? Eto, yung mamasyal sa labas. Nasanay kasi tayo na nagtatago sa mga cellphone natin, eh. Nasanay tayo sa virtual world na puro kamuntuhan. Ikaw lang. Ako, madalas akong lumabas. Eh, di ikaw na. Ano kayang feeling na maging kagaya mo, no? Kagaya ko? Oo, yung maraming pera. Yung ginagawa lang pampalipas oras yung mga bagay na para sa aming mahihirap, eh, hanap buhay na namin. Hindi naman ako pinanganak ng ganito, eh. Pinaghirapan ko rin naman kung nasan ako ngayon. At saka, alam mo, sa totoo lang, hindi rin naman ganun kasi, eh. Oo, nakakabili ako ng mga gusto kong bilhin, pero at the end of the day, wala rin naman akong cashier. So, useless din, di ba? Nasaan ang mga magulang mo? Wow, ang bilis mo, ah. Gusto mo na kaagad magpakilala sa parents ko? Sira, nagtanong lang, eh. Curious lang talaga ako. Saka na natin pag-usapan siguro. Medyo malungkot yung kwento, eh. Dapat nagsasaya tayo ngayon. Pwedeng payakap? Dali na. O, yan. Remind lang kita, hindi kalayuan yung bahay niyo dito. Baka mamaya may makakita sa inyo na kakilala mo. Hayaan mo sila. Kahit ganito lang sana, no? Kahit kayakap lang araw-araw, okay na. Malakas na makawala ng stress. Yakap lang? Bakit? Ano ba dapat? Ayaw mo nang mas mainit pa sa yakap? Siguro yun. Yan ah. Para-paraan ah. Gusto lang palang humalik. Ikaw kasi, ayaw mo pang mag-first move. May tanong ako. Go. Ilan na ang na-meet mo in person na galing sa Twitter? Apat? Kasama ka na dun. Kaya ako naman sobrang dami. Hindi ah. Hindi naman ako ganun kahayop, no? Tapos lahat sila talagang fan ng habol, ganun? Oo. Eh ano ba bang aasahan natin sa mga yun? Pero hindi naman ibig sabihin, no, na nagpagalaw ako sa kanilang lahat. Eh ano lang? Dun sa dalawa lang. Yung isa kasi bading pala.
Gusto lang nang ipapakilala sa family gathering. Ikaw, ang tagal na natin nagdi-date. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapakita ng motibo sa akin. Okay lang naman if ever. Kaya, huwag ka na mahiya. In-expect ko naman na doon din tayo papunta eventually. Sige, pag-isipan ko next time. Alam mo, ikaw lang yung kakilala kong bigay ng pera nang walang hinihinging kapalit. Uy, may kapalit yun oh. Hindi bigay yun. Utang yung mga yun. Ibig sabihin, babayaran mo ng pera. Matatagalan pa bago ko magkapera. Okay lang, hindi pa naman ako naniningil eh. Bakit nga ba hindi? Eh wala ka pang work, diba? I mean, pwede mo naman akong singilin sa ibang paraan kung gusto mo. Gaya ng... Well, alam mo na. Para na rin maabuswelto na ako sa'yo. So, gusto mo katawan ng ipang babayad mo sa pera ko? Aha. Sus, gusto mo lang akong tikman eh. Siguro patay na patay ka sa akin, no? Look! Alam mo, kung magkasundo man tayo isang araw at bigla tayong maging mas intimate sa isa't isa, wala namang kaso eh. Pero kung iaalok mo yung katawan mo kapalit ng pera ko, sorry. Hindi ako nagbabayad para sa ganito lang. Bakit naman hindi? Hindi ko kailangan magbayad ng pera for the pleasure. I get what I want. Para namang insulto sa gandang lalaki at sex appeal ko kung magbabayad ako para lang sa sex, di ba? Okay. Sige, tignan natin. Sigurado naman akong one day, hindi mo na rin mapipigilan ang sarili mo. Gugustuhin mo rin ako makatabi sa kama mo. At pag dumating yung time na yon, hindi ako papayag na libre lang. Tignan natin kung sino sa atin ang unang bibigay. Popoy at Bea, mataas din ang bilib nitong si Rico sa sarili niya. Paniwalang paniwala siya na sobrang yummy niya na kahit sinong babae madaling bibigay sa kanya. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil ang dami nagkakandarapas sa kanya sa peking mundo na pinanggalingan namin. At isa pa, okay sige, aminin ko na, hot talaga siya. Alam niyo yung simple lang manamit pero kitang-kita yung hubog ng katawan niya. Kilalang kilala niya ang sarili niyang katawan at alam niya kung paano i-display yung mga assets niya. And for me, yun yung biceps, chest, at Adam's apple niya. Oh my God, I can't believe I'm saying this, pero every time na magsasalita siya, I can't stop looking at his neck. Yung pagsabay ng Adam's apple niya sa pagbuka ng bibig niya, hindi ko mapigilang ma-imagine na kausap ko si Lee Min Ho. At gustong-gusto ko siyang halikan sa part na yon ng katawan niya. Not now, but one day. Popoy at Bea, I made it a goal na mapasakin si Rico balang araw. Kahit pansamantala lang, kahit isang gabi lang. Siya lang ang nakapagbigay sa akin ng ganitong katinding desire. At hindi ko ma-explain kung bakit at kung paano niya nagagawa yon. Siguro dahil hindi siya easy to get? Or siguro na-enjoy ko lang yung challenge na makuha yung isang bagay na mahirap kunin. Sabi nga nila, we desire what we cannot have. And in my case, si Rico yon. He's been my ultimate goal para sa akin. Kumbaga, siya yung finish line ko. Sabihin niyo nang desperada ako, but I will do anything para mahulog sa mga kamay ko. Si Rico. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Alter. Popoy at Bea, para manabik sa akin si Rico, itinigil ko muna ang pakikipagkita sa kanya. Kailangan siya ang unang bumigay sa akin. Kailangan siya ang magmakaawang mahalikan ako
at maranasan ang ligayang kaya kong ibigay. At alam kong isa sa mga bagay na pwede kong gawin ay ang hindi makipagkita sa kanya ng ilang araw o linggo. The more na hindi niya nararamdaman ang presence ko, the more nahahanapin niya ako. Dapat. Pero iba yata ang nangyari. Sa halip na manabik siya sa akin, ako pa yata ang nakakamiss sa kanya. Ewan ko ba ako nung meron sa Rico na yon, but I'm pretty sure na hindi pa naman ako in love sa kanya. Natcha-challenge lang siguro talaga ako. Habang pinipigilan ko ang sarili ko na kausapin siya, mas lalong tumitindi ang pagkasabik ko sa kanya. Popoy at Bea, nilevel up ko ang seduction game ko para masigurong sa akin ang bagsak ni Rico. Umabot na ako sa point na nag-a-upload ako ng thirst traps para akitin siya. May time pa nga na nagkunwari ako na na-wrong send ng sexy picture sa kanya. Halos lahat na yata ng paraan ginawa ko na. Pero parang walang epekto sa kanya ang lahat. Minsan tuloy napapaisip na lang ako, ganun ba talaga katigas tong lalaking to? Talagang wala lang siyang gusto sa akin. Pero hindi pwede yun. Hindi ako papayag na matalo sa dare naming ito. Kailangan kong umisip ng iba pang paraan para maiparating kay Rico kung ano ang mamimiss niya kapag hindi pa siya kumilos. Hanggang sa isang mapusok na bagay ang naisipan kong gawin. So, may gusto ka pa bang kainin? Wala na. Sigurado ka, ha? EJ, bakit pa tinala mo pa ako dito? Para makakain muna. Wala naman to sa usapan, di ba? Oo nga, wala. Ayaw mo nun? Nabayaran ka na, nakakain ka pa. Kahit wala naman sa usapan natin yung libreng food. Nasasayang kasi yung oras ko. Pwede. Ibawas mo na to dun sa oras na napagkasunduan natin. Nakakailang minutes na ba tayo? 37 minutes. Ibawas mo dun sa 3 hours. Okay, fine. Chill ka lang muna dyan. Baka kasi may makakita pa sa atin dito. Okay. Sige. Total, mukhang atat na atat ka na eh. Magbubok na ako ng Grab. Buti naman. Yan ah. Nabok ko na. Hintayin na lang natin. Saktong-sakto siguro pagdating niyan tapos na ako dito. Okay, mag-CR lang muna ako. Alright. Okay ka na ba dito? Yep, maayos naman itong napuntahan natin eh. At saka nakapagbayad ka na, di ba? Hindi na rin tayo pwedeng umatras. So, saan mo gustong magsimula? Ikaw bahala. Pwede ako kahit anong gustuhin mo. Alam mo, Shiley, unang beses pa lang kitang nakita ng personal. Gandang-ganda na ako sa'yo eh. Talaga? Kaso, naunahan ako ni Rico eh. So, pinaubayan na lang muna kita sa kanya. Well, ngayon, solong-solo muna ako. Ubarin mo na tong t-shirt mo.
Okay. Oops! Teka, anong ginagawa mo? Hinuhubad ko na tong damit ko. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi pwede. Ako ang gagawa niyan. Ako ang magtatanggal ng saplot mo. Okay, as you wish. Damn, girl. Ang ganda pala talaga ng katawan mo. Happy ka ba sa nakikita mo? Happy. Kung ganon, edi wag mong tignan lang. Gawin mo kahit na anong gusto mo. I love it. Masyado kang palaban. Kaya dapat palaban ka rin, baby boy. Oh, I love it. Sarap pakinggan. Ang alin yung baby boy? Yes. Lipat na tayo sa kama. Yes, let's go. Grabe ka, Shirley. Nag-enjoy ka ba? Hindi ba halata? Well, nag-enjoy din naman ako. Alam mo, swerte ng magiging boyfriend mo. I know. Nanliligaw ba sa'yo si Rico? Si Rico? Hindi ah. Eh bakit parang madalas kayong lumabas? Wala. Friendly date lang, ganun. So, walang namamagitan sa inyo? Wala. Wala pang nangyayari sa amin eh. What? Seryoso? Aha. And, alam mo, total na pasok na rin naman sa usapan natin si Rico. May ipapakiusap ako sa'yo. Ano yun? Diba, nakakapag-usap kayo minsan? Oo, bakit? Ikwento mo sa kanya kung gaano ako kagaling sa kama at kung gaano ako kayami. Para ano? Para maingit siya, ganun? Yes? Oo, para maingit siya. At para mas lalo siyang masabik sa akin. Ah, so gusto mong pagnasahan ka ni Rico? Alam mo, I know naman na deep inside, may pagnanasa na siya sa akin. Gusto ko lang na mas tumindi yung pagnanasa niya hanggang sa hindi na niya mapigilan. Bakit ba humaling na humaling kayo kay Rico? Ang dami kong kilala sa altar na gustong gusto siya. Ewan ko, basta merong kakaiba sa kanya eh. Hindi siya basta-basta lang. Eh ako, hindi ba ako sapat sa'yo? Okay ka naman. Iba ka, iba rin si Rico. Walang comparison. What if maging exclusive tayo? Huh? Exclusive? Ibig sabihin, hindi ka makikipagkita sa iba. Hindi rin ako makikipagkita sa iba. So commitment, yun ang gusto mo. Commitment? But not necessarily a relationship. Hindi pwede. Why not?
Meron pa akong gustong gawin. At yun ay ang makuha si Rico. So kung tutulungan mo ako at magtagumpay tayo sa plano natin, baka pwede kong pag-isipan yung alok mo pagkatapos. Pag-isipan ko. Pero sa ngayon, sulitin muna natin to. Popoy at Bea, inaamin ko, nagiging desperada na yata ako. But mischievous problems require mischievous solutions. And to be honest, hindi ko inakalang magre-resort ako sa ganung bagay para lang maisakatuparan ang balak ko. Pero wala akong pinagsisisihan. Kung merong hitting two birds with one stone, pwes yung akin, hitting three birds with one stone. Nagkapera na ako, nakapagparaos na ako, at ang mas mahalaga, naisagawa ko ang balak kong inggitin si Rico. Siya pa rin ang end goal ko after all. Kung kinakailangan gumamit na ako ng mga taong malapit sa kanya, gagawin ko. At ginawa ko nga. Si EJ ang naging secret weapon ko sa huling plano ko. Pero wala pa rin eh. Matigas pa rin si Rico. Parang hindi man lang siya naapektuhan sa lahat ng kabaliwang pinaggagawa ko. Wala lang sa kanya ang lahat. Eventually, Popoy at Bea, tinanggap ko na lang yung pagkatalo ko. Napagod na rin ako eh. Narealize ko na I am playing too much games. Ma-achieve ko man yung goal na gusto ko, ako pa rin ang talo sa dinami-dami ng panahon at enerhiyang nasasayang sa akin. At isa pa, unti-unti na rin akong nandidiri sa sarili ko. Hindi ko na matignan ang sarili ko sa salamin sa sobrang hiya. Kaya naman nag-decide ako na tigilan na ang lahat ng ginagawa ko. Nag-delete na ako ng account at nag-focus sa paghahanap ng trabaho. Pero kung kailan desidido na akong maging seryoso sa buhay, saka pa ako hahabulin ng mga kalat na naiwan ko. Paulit-ulit na nagparamdam si EJ sa akin. Gusto niya daw akong ligawan at maging girlfriend. At paulit-ulit ko rin sinabi sa kanya na wala akong balak pumasok sa isang relasyon. At hindi ko siya gusto. Halos dalawang buwan akong pinasan o halos dalawang buwan akong pinasan ng delubyo ng walang sawa niyang pagtawag at pagdetect sa akin bago niya ako tuluyang sukuan. Akong ginabi. Sigurado mag-uusisa na naman ito si Mama. San ka galing? Ma, gising pa kayo? Bakit? Akala mo ba tulog na ako? Ano kasi may... Medyo madami yung applicant na in-interview kanina kaya late na ako natapos. Job interview na naman. Opo eh. Sigurado ka bang job interview yung pinupuntahan mo? Oo naman, Ma. Meron bang nag-i-interview ng 10 oras ng gabi? Mga alas 8 na kami natapos, Ma. Hindi pa naman masyadong gabi yun. Eh kaso, naabutan ako ng mahabang pila sa sakayan eh, tapos traffic pa. Kaya, heto, sobrang ginabi na ako sa daan. Sinungaling kang bata ka! Totoo nga, Ma. Galing ako sa job interview. Galing ka sa job interview? O nakikipagkita ka sa mga kliyente mo? Po? Ella. Ella, halika nga rito. Po, Mama? Pakita mo yung mga picture na pinakita mo sa akin kanina. Ma. Pakita mo, sabi. Okay po. Anong picture? Ate, may nagsend kasi ng mga picture sa messenger ko.
Hindi ko kilala kung sino siya eh, pero tinignan ko yung picture. Halatang halata na ikaw kahit hindi kita yung mukha. Ano? Kaya pinakita ko kay mama. Tinanong ko siya, di ba si ate to? At hindi ka pwede magkaila dahil alam kong ikaw yan. Pati yung itsura ng kwarto mo, kabisadong-kabisado ko. O ayan o, tignan mo. Ma, teka, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo sa akin, ha? Nakakahiya ka, Shiley! Ba't mo binabalandra yung hubad mong katawan sa internet, ha? Para ano? Para sa pera? Ma! Hindi kita pinalaking ganyan, Shiley! Nakakahiya ka! Ma, sorry. Hindi ko naman gustong gawin to eh. Gusto mo man o hindi, hindi ko pa rin matatanggap yung pinaggagawa mo. Lumayas ka nga! Po? Hindi ako papayag na may nakatirang maruming babae sa loob ng pamamahay ko. Ma naman! Doon ka tumira sa kliyente mong hayok sa laman. Ma, sandali. Wala akong pupuntahan. Ayoko matulog sa labas, ma. Please! Ma! Papasukin niyo ako, ma! Kaya ako pupunta nito. Kanina pa ako palakad-lakad eh. Try ko nga kay Rico. Hello, babe. Rico, busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Gusto mo ba ng kausap ngayong gabi? Pwede naman ako eh. Charlie? Rico, kailangan ko kasi ng tulong mo eh. Pwede ka bang maabala? Oo naman, may problema ba? Rico. Rico, pinalayas ako sa amin. Ha? Nalaman ni Mama yung mga pinaggagawa ko. Teka, nasaan ka? Pupuntahan kita. Nandito ako sa maliit na park malapit sa bayan. Oo, sige, huwag kang alis dyan ha. Hintayin mo ako. Thank you, Rico. Thank you. Pasensyahan mo na tong kondo ko, ha? Medyo makalat eh. Ano ka ba? Di hamak naman na mas maayos to kaysa maglatag ng karton sa bangketa. Sino kaya yung nagsend ng picture sa kapatid mo? Ewan ko. Kung sino man siya, magaling siya. Inalam niya talaga kung sino ako. Pati Facebook ng kapatid ko, alam niya. Napaka walang hiya naman nun kung sino man siya. Pero may kutob na ako kung sino. Ayoko lang maghinala muna. Anyway, hindi naman yun na mas mahalaga ngayon eh. Ang importante, may matutulugan ka na. Safe ka na ngayong gabi. Thank you, ah. Napakarami ko ng utang sa'yo. Doon ka na matulog sa kama. Dito na lang ako sa sahig. Teka, wag. Ako na lang dito sa sahig. Ikaw na dyan sa kama. Nakakahiya naman eh. Nakikitulog na nga lang ako. Shiley,
Hindi ko kaya matulog sa malambot na higaan knowing na may isang babae na natutulog sa sahig. Okay. Wait, palitan natin yung kumot mo. Uy! Sorry. Natapakan ko yung rag, nadulas ako. Okay lang. Rico, medyo mabigat yung pagkakadagan mo sa akin. Ganun ba? Sorry. Pwedeng makishower? Pwede. Pero mamaya na. Ha? Total, nandito na rin tayo. Lubos-lubosin na natin to. Rico. Shady. I know, medyo vulnerable ang feelings mo ngayon. At ayokong mag-take advantage. Pero sorry. Di ko na mapigilan eh. Okay lang. Kung sakaling may gawin man ako, hindi mo magugustuhan. Magsabi ka lang ha. Sorry, hindi pa pala ako kumakain. It's okay. Pa-deliver muna tayo para makapaghapunan ka na. Okay. Sorry, panira ng moment. Okay lang. Mag-shower ka na para sakto pagdating ng food, kakain na lang tayo. Kung bakit ako hibang na hibang sa kanya. It's not his looks, not his sex appeal, but his values as a man. Dalawang mundo ang ginagalawan ko eh. Isang peke at isang totoo. Isang virtual at isang actual. At sa dalawang mundo na yon, wala akong nakita maski isang kagaya ni Rico. Very ironic nga lang kasi sa peking mundo ko pa unang nakilala ang isang totoong tao. Papay at Bea, tinulungan ako ni Rico na unti-unting makaahon sa buhay. Tinulungan niya ako kung paano sumagot sa mga job interview until eventually natanggap na ako sa trabaho. Nag-share kami sa condo unit niya at nasaksihan ko kung gaano siya kaayos sa sarili niyang bahay. At kung gaano siya kagaling sa pagmamanage ng buhay niya. Oo, paminsan-minsan may mga araw na wala siya sa kondisyon, lalo na kapag maghapon siyang nababad sa online games. Pero overall, napaka-organized ng buhay ni Rico. And it made me want to be part of that life. Mabuti na lang, hindi siya nagdamot sa aspetong yon. Oo, Popoy at Pea, eventually, ay naging partner rin ako ng buhay ni Rico. Sa ilang buwang pagsasama namin sa isang bubong bilang housemates, ay napromote na rin ako bilang girlfriend. At sa bawat araw na kasama ko siya, ay may panibagong bagay akong natutuklasan tungkol sa kanya.
Babe, anong ginagawa natin dito? Ba't tayo nandito sa kulungan? Babe, diba gusto mo makilala yung parents ko? Oo. Babet, may bisita ka. Sir? Anak mo, mukhang may mama nag-angin ka na. Pa? Uy, anak! Anong balita? Eto pa, ayos naman. Sorry, ngayon lang ulit ako nakadalaw, ah. Medyo nabisi sa buhay eh. Wala yun, anak. Ang mahalaga, nasa maayos na kalagayan ka. Nga pala, pa, si Shiley po. Girlfriend ko. Uy, pa, ba't naman kayo natatawa dyan? Eh, kasi anak, ngayon ka lang may pinakilalang girlfriend sa akin eh. Natutuwa lang ako. Babe, si Papa nga pala. Nice to meet you po. Nice to meet you din, Iha. Alam mo, gabi-gabi tuwing nagdadasal ako, palagi kong hinihiling sa Diyos na una, sana makalaya na ako. Pangalawa, sana kung may makikilala mong babae na mamahalin tong anak ko, eh sana hindi kagaya ng mama niya. Pa, huwag niyo na masyadong isipin si mama. So huwag kayong mag-alala. Kasi magkaibang magkaiba sila ni Shiley. Mas masahol pa to kay mama. Huy, teka. Anong mas masahol? Hindi ako makarelate. Puro ka talaga kalokohan, no? Ay, dalangha pala namin itong mga pinabili niyong gamit pa. Ito yung mga kailangan niyo sa crafting dito sa loob, tama? Oo. Anak, salamat ha. Pero wala ka bang dalang goods dyan? Yung favorite ko. Siyempre naman po. Ito, kopya ang baboy. Yun! Marami-rami yan pa. Pang-isang linggo yung supply niyo yan. Anong pang-isang linggo? Isang araw lang ubos na sa akin to. Ay, sa wakas, nakauwi rin. Dami natin pinuntahan ngayon, ah. Magluluto pa ba ako ng hapunan, babe? Ano bang pwedeng lutuin dyan? Wait, titingnan ko sa ref. Ibababa ko lang tong bag ko. Ako na titingin. May karneng baboy pa rito, tsaka bangus. Anong gusto mo? Parang gusto ko ng sinigang. Okay, lalabas ko na tong baboy para mahiwa na. Nangyari sa'yo, bigla-bigla ka nalang yumayakap. Bakit? Masama ba? Siyempre hindi, pero okay ka lang ba? Sobrang okay. Gusto mo pala nang yakap, ha? Alam mo, babe, sobrang na-amaze ako sa'yo. Huh? Bakit naman? Sa kwento ng buhay mo, sa mga pinagdaanan mo, ngayon, unti-unti ko nang nalalaman ang lahat. So, hindi ka ba nata-turn off? Lalo na sa kwento ng family ko? Hindi ah. Ang strong mo nga eh. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyari sa family nyo, heto ka, pilit na inaayos ang buhay mo. Thank you. Pero, babe, pwedeng malaman kung bakit nakulong yung papa mo? Ganito kasi yun, babe. Ang kwento niya sa akin, naging sila ni mama dahil lang sa tawag ng laman.
Hindi talaga sila in love sa isa't isa. Parang friends with benefits, ganun? Eh, parang ganun na nga. Hanggang sa nabuo ako. So, kinailangan nila magpakasal. Pero dahil hindi sila in love sa isa't isa, nangaliwa si Mama. Ilang beses silang nahuli ni Papa. Pero dumating yung time na hindi na nakapagpigil si Papa. Nag-away sila ni Mama. Malalang away. Hanggang sa napatay niya. Kaya, ayun, ando siya sa kulungan ngayon. Sorry. Okay lang, babe. So, ayun, yun ang kwento ng buhay ko. Ang lungkot, di ba? At yun din ang dahilan kung bakit hanggat maaari, ayoko sanang... Ano yun? Ayoko sanang ibigay ko kani-kanino lang yung katawan ko. Kung gagawin ko man yun, gusto ko dun lang sa taong kilala talaga yung pagkatao ko. Yung mahal ko, ganun. Thank you, babe. Salamat. One lucky girl. Biruin mo, pinagbalakan ko na ng masama si Rico. Ginawa ko ang lahat para makuha ang gusto ko sa kanya. But he gave me more than what I want. He gave me love. Yung totoong love. Hindi virtual at mas lalong hindi puro tawag ng laman lang. Hindi ko mapigilang mamangha sa mga bagay na nalalaman ko kay Rico. Napakamahiwaga talaga ng buhay, ano? Gumagawa tayo ng profile sa social media para maging representation ng mga sarili natin. Pero iba naman ang pinapakita natin sa social media at iba rin tayo sa totoong buhay. Minsan naman, hindi natin namamalayan na nakakagawa tayo ng mga outer persona natin para takpan yung madidilim na part ng buhay natin. Without knowing na yung madidilim na part na yon ay essential part ng buong pagkatao natin. Popoy at Bea, going strong pa rin ang relationship namin ni Rico. And I don't think matitibag pa kami sa sobrang tibay ng pagkakabuo ng relasyon naming dalawa. Nakapag-reconcile na rin pala ako kina Mama. Medyo may konting ilang pa rin, but I'm happy na nakakatulong na ako sa kanila financially sa malinis na paraan. At kung sino man ang nagpadala ng malalaswang litrato ko kina Mama, thank you na lang. Kilala ko kung sino ka. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi mangyayari lahat ng magagandang pagbabago sa buhay ko kung hindi mo ginawa yon. Sana matagpuan mo rin yung klase ng pagmamahal na natagpuan ko. Ipagdarasal kita. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea, ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Madilim man ang nakaraan ko, sana ay naging mabuting impluensya pa rin ako sa mga listeners ninyo. Sumasa inyo, Shaylee. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Alter.
Ano po? Bubukas tayo ng microphone. Dami ko na sinabi, ha? Sana narinig niyo yung komento ko. Nakasara pala yung mic. Pero hindi, magta-time check lang naman ako. Oras na natin to 11 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga po, ano, ang pagtatapos. Napaganda kahit papaano, ano, ang pagtatapos at meron tayong natutunan sa kwento ni Shaylee. Ayan, si Shaylee kasama si Rico. Ayan na merong pinasok na site sa Twitter pala yan, ano, yung outer. Okay, actually, marami naman kasi mga... Hindi lang pala siya parang dating app, Bea. Hindi ba siya ganun? Kasi hindi ko alam yan, yung altar. Hindi, parang ito talaga, hindi. Naghahanap ka ng customer mo. Yan, para mapadalhan ng mga videos. Content, kung tinatawag content? Nila. Oh, sexual content. Diretso na natin. Okay, sexual content. Panghanap buhay. Ayan, tapos hindi rin required na ipakita ang mukha, yung mga ganyan pa lang, may mga ganyan pa lang klase na ngayon, ano. Correct. Ang narinig ko, akala ko biruan lang 'yan. Doon sa iba kong kakilala na parang alam ko lalong-lalo na Bea, parang bigla nag-boom 'yan nung nag-pandemic. Hindi makalabas ang mga tao, 'di ba? And naghahanap yung iba ng entertainment nakatulad nito. Kaya may bumibenta kahit hindi lang sa Twitter, ano, pati sa Instagram yata may mga offer na ganyan. And then parang ililid ka sa, sabi ko, talaga nabibenta? Sabi ko, pagka nabenta ba, magkano ba? Ganyan, nagtanong-tanong din ako eh, no, Bea? Kaya sabi ko, okay, so meron talaga. At medyo nag-boom siya nung pandemic. Ewan ko lang ngayon na medyo sana nga, no, patapos na yung ating mga lockdown, ika nga. Okay, ayan, pero yun na nga po ang nangyari kay Shaylee na, anong tawag mo dyan, content provider. Ayan, nagbibenta ng kanyang content. Ang masakit lang, ano, yung nahuli siya ng kanyang nanay. Kung kailan, tapos naman na siya doon sa, ano, doon sa, kung kailan, sa mga kalokohan na yun. Yes, iniwan na niya. Pero nag-worry din ako, Bea, habang ginagawa niya yung pag-alter niya. Kasi it seemed like she's enjoying it. Diba? Yung sex na nakukuha niya roon, parang ang dating sa akin, ano ba mangyayari dito kay Shaylee? Magiging ano ba siya, nymphomaniac kung tawagin? Parang diba? Hindi naman. Oo, parang hindi naman. Well, actually, hindi, nag-worry nga ako kanina kasi bata pa siya eh nung sinimulan niya to eh. Oo. Well, actually, Popoy, itong altar na to, well, bukod dun sa na-discover nga natin na pwede palang pagkakitaan ito, marami rin gumagawa ng account dyan, base sa impormasyon na kuha ko, hindi naman para magbenta lang, kundi para mag-express ng kanilang mga side ng sarili nila na hindi nila pwedeng i-express sa normal na pagkakataon o normal na scenario. Yung kumbaga meron kang deep, dark personality or parang personality na parang feeling mo hindi matatanggap ng mga, alam mo yung mga kaibigan mo, ng mga kapamilya mo. Kaya nga itatago yung mukha, pero ipapakita mo yung mga gusto mong ipakita. Yun nga, pwedeng yung mga sexy content, o di naman kaya... Parang si Rico, yung boses niya. Parang si Rico yung boses niya. Diba? Boses ang puhunan and everything. Pero wala naman pinapakitang kahit anong katawan and everything, pero bentang-benta si Rico. So, alam mo yun, kaya nga totoo yung term na alter, kasi parang naging alternative world nila Okay. So, ibig sabihin nito, Bea, kasi sa lipunan natin, ano, sa society, ang medyo tanggap natin, yung mga profile pic natin sa Facebook, yan dito, sa Facebook, sa Instagram, di ba, nandyan yung mga picture mo, picture ng pamilya mo, picture ng mga kapatid mo, di ba, ng jowa mo, okay lang, ilabas dyan. So, yung pala mga nagpupunta dito sa altar, mostly, if not all, di ba, mostly ay, kumbaga, prim and proper ako sa Facebook, sa Instagram. Malinis ako, pero pagkadating dito, nandito yung naughty side. Nandito yung medyo dirty ang dati naughty, niya. Ito talaga, dirty, daring. So, ibig sabihin ba nun, saan dun yung totoo? I don't think kailangan pa natin malaman yung totoo. Totoo rin naman kasi makikita mo sa Facebook. At totoo rin naman itong hidden
anong tawag mo rito, yung mga hindi niya nga mailabas, yung sabi mo kanina, no? Yung mga na, frustrations and everything. Mm-hmm. Although etong si letter sender natin, hindi naman siya actually sexually driven nung gumawa siya ng account niya na alter. Ang naging driving force niya was actually money, no? Sinabi naman niya, it's just the pera mm-hmm. lang talaga. I mean, alam mo yon, kumikita ako ng pera, pero somehow hindi ganun ka-effort gaya nung papasok ka sa trabaho, alam mo yon. Although naghahanap naman siya ng trabaho, no? Pero ang gagawin mm-hmm. lang niya is kailangan, alam mo niya, mag-picture o kaya mag-video, hindi naman kailangan ipakita yung mukha and everything. So na-addict siya doon sa, alam mo yon, sa pasok ng pera na somehow effortless para sa ano, para sa uh-oh. Part niya. Nagamit niya yung kaseksihan niya, kumbaga, doon okay. sa para kumita ng pera. Nagkataon lang po, Poy, na medyo ano eh. Ito lang yung gusto ni Shaylee, pera-pera lang tayo. Kaya lang sa naging takbo ng mga pangyayari, parang kumukay pa siya ng napakalalim na yun. Ano. Diba? Next level pa, nag-next level pa. Oo, nag-next level, humukay pa siya ng itakalaglag niya. At yun nga, eh kapag ka, Popoy, ni-reveal mo na yung sarili mo doon sa ibang tao sa outer world na yon. Nakipagkita siya kay Rico. Buti na lang, matinong tao kahit papaano si Rico. Ang naging problema natin, yung EJ. Si EJ. Mga kabarkada, kung ikaw gagawa ka ng mga ganyan, akin ba yun? Aray. Kung sa ikaw gagawa sayo? Ka, feeling ko hindi akin. Ha, okay naman ako. Parang sa'yo. O, hindi akin, sa'yo galing. Okay na okay ako, hindi ako nawawala-wala. Sa'yo yan, Popoy. O, ayan, di nawala. O, nasasabi ko, ngayon ka, Markada, kung ikaw, e bet mong gumawa ng ganyan, ng alternative person mo, alter ego mo and everything, kailangan i-assume mo na, right from the start, na may, na posibleng kumalat kung ano man yung isi-send mo privately kung kanino man. Or kung ano man yung inilagay mo sa internet, utang na loob, i-assume mo na na pwedeng kumalat yan. Kaya alam mo yun, huwag kang magpakakampante na kahit hindi nakita yung mukha mo, meron at meron pa rin possibility na ma-reveal yung identity mo. Kaya kaburkada, walang masama maging daring, maging yung parang i-embrace mo yung sexuality mo, i-embrace mo yung passion mo for anything down and dirty and naughty, just as long as ingatan mo pa rin yung sarili mo. Yeah. Protektahan mo pa rin yung sarili mo. And ito, mind, ito ang isa pang i-assume mo, kaburkada, no? Marami dyan ang hindi titignan yung art side ng gusto mong i-express, ang titignan niyan kabastusan. Kaya kailangan hindi ka rin malambot na, alam mo yon, yung madaling masindak o kaya madaling masaktan o kaya madaling mayanig. Kahit anong ilagay mo sa internet, i-assume mo na marami at maraming masasabi ang mga tao. Oh, naman. Mababastos at mababastos ka, lalo na kung pwedeng tignan in a different way yung ipopost mo, yung mga sexy photos, bikini photos, mga nudes, semi-nudes, ganyan-ganyan. Kailangan i-ano mo na na hindi lahat ng tao titignan yan as, yes. as a form of expression, as an art. Mm-hmm. Meron at meron titignan yan as kahalayan at kabastusan, and you have to be saka ano, for no? It. Oo, ganyan, may mga nakikita tayo niyan na kumbaga nagmo-model, 'di ba? Nagmo-model sa nude art, may nude pics nga. Ayan, pero when we say nude naman kasi, I mean, may nakatakip pa rin. Sabi mo nga hindi titignan ano yung artistic side. Eh marami ho talaga sa atin yung ganun. Plus yung pagiging judgmental ng society. 'Di ba? Kasi yung iba, kaya nila ginagawa 'yan. It's because pinagtrabahuhan nila na mapaganda ang kanilang katawan at may naka-appreciate na isang artistic na photographer o kung sino man, 'di ba? Kahit matino, hahaluan talaga ng kahalayan. You expect that. 'Di ba? Kasi binalatan mo kumbaga yung sarili mo sa harapan nila eh. Pero kapag ka nga totoo yung sabi mo, no, pagka mahina ang loob mo, don't do it. Kasi kapag ka nakarating sa magulang mo, unless alam nila, nakarating sa kapatid mo, unless informed sila na I'm doing itong artistic na ganito, some people may find it bastos, pero para sa akin it's just art and it's only to earn money, 'di ba? Eh okay lang 'yun.
'di ba, meron kang support system, pero dito sa nangyari kay Shaylee, eh wala naman siyang ganun kasi alam niya na medyo nandun sa side na, teka nak, ba't ka maghuhubad para kumita ng pera? Teka, bakit ganito? Diba? Kahit na hindi mo naman ipinakita ang lahat. Pero nandun pa rin ang judgment ng tao. May explanation ka o wala, may support system ka o wala. Basta ikaw ay kinulang ng saplot na damit na suot, ay, alam mo na sasabihin ng ibang tao dyan. Diba? Makakalkal na ang buong buhay mo dahil sa okay. Nagpakita ka, tapos ang tingin pa sa'yo, no? Ang tingin pa sa'yo ng iba is, uy, pwede ko mabayaran to para mapaghubad. And even more than paghuhubad ang hihingin ko sa kanya. Diba? O kaya is, pwedeng ano? Meron din naman kasi to. Nag-offer ng ganon. Aminin naman natin. Iba din, iisipin. Alam mo yung Popoy, may mga tao dyan, maayos naman, may maayos sa trabaho. Gusto lang talaga niyang mag-post ng sexy tearing and everything. Ang iisipin ng marami dyan, uy, easy to. O kaya, uy, nakarami na to. Easy to get. Uy, ano to? Malawag na to, wala na to. Oo, mga ganon. Uy, totoo po, ganyan. Ganyan mag-isip ang mga tao. Ganyan ka-judgmental ang mga tao. Pero itong tatandaan nyo, kamarkata. Aminin nyo, marami dyan sa comment section. Napa-comment na rin kayo. Napa-bash na rin kayo sa mga tao, lalaki, babae na nagpo-post ng medyo sexy daring. Itong tatandaan nyo, kung ano man yung i-comment nyo dyan, kung ano man yung nakita nyo o napansin nyo dyan, reflection niya ng pag-uugali nyo, reflection niya ng pagkatao ninyo, hindi nila. Nag-post sila as a form of expression of themselves, pero hindi nila hinihingi yung anong tawag dito, yung opinion o kabastusan mula sa'yo. Hindi sila parang sino bang magpo-post para lang bastusin, Popoy? Sino bang nagpo-post para lang maliitin o para lait-laitin, para ibaba ang pagkatao? Wala pero, naman, di ba? Nag-post sila kasi pero alam mo, Bea, meron din naman kasi nagpo-post na yun na yung nagsisilbing invitation. Di ba? Oh, ito yung invitation. Oh, ganito na ako. Ayan, you want to see more? Want to experience more? Ayan, subscribe, like, message. Di ba? May mga ganyan na eh. Ganyan sa internet ngayon eh. Tawag na. Oh, ganon. Kaya ganitong... Kaya nga kailangan yung alamin, kamorkada. Tingnan nyo muna kung ano ba talaga yung tao na yun bago kayo mag-comment o bago kayo makipag-engage sa mga comment section, sa like, sa subscribe na ganyan. Tingnan nyo muna kung sino ba o ano ba ang target market nito. Ako ba o hindi? Kung hindi ako, lalayas na ako. Okay? Pero kung ako ang target market nito, okay, let's go, let's play. Diba? Sabi ni Marvin, tignan mo, Bea. Sabi ni Marvin, Talking Tom lang po ang pinaglalaroan ko sa cellphone. Diba? Talking Tom, yung pusa na ginagaya yung suot mo. Sige to. Marvin, lakuhin natin ang mga sarili natin. Talking Tom ka pa, ha? Lowest sabi ni 700 daw. Walk sa iyo. Alexis Mark, role-playing account. It's actually a Gen Z thing. Pero nagaganyan na ako before nung matuto ako mag-FB nung high school. Role-playing account? Anong ginagawa pang role-playing account? Oo. Kunyari ikaw si Rizal, ikaw si Maria Clara, ganyan. Pero iba pa yun sa ano, ha? Iba pa yun sa, anong tawag dito? Sa cosplay, ha? Iba yung role-playing sa cosplay. Iba yun, kasi ito walang costume to. Pakilinaw nga, Alexis Mark. Si Marvin sabi niya. Sabi niya, iba-iba ang range ng bayad sa Telegram. O sa Telegram din pala, nabanggit to kanina ni, Shaylee sa kwento, di ba? Depende sa need mo, sabi ng kawork ko. Yun, sabi ng kawork niya, pero alam na alam niya. Yun daw yung may lowest 700. Sabi nung kawork ko, kunwari, pero ako po talaga yun. Uy, teka lang po, pagpitiin natin. Si Kim Boy Junicio, nagpadala siya ng 22 New Taiwan Dollars. Oh, thank you so much. Kim Boy Junicio, sana nanonood ka pa rin. Ayan. Thank you. Si Rico Sanchez nagpadala ulit ng 50. Sabi niya, buti na lang mabait si Rico. Oh, yung kapakayo niya. Ingatan niya mabuti si Rico. Rare na lang talaga ang matino na Rico. Ayan. Yeah. Palakpakan nga pala muna natin si Rico, ha? Dito sa story natin. Correct. Oh. Dahil hindi siya nag-take advantage. Hindi nag-iba yung tingin niya kaya Shaylee. Although pareha sila nandun sa platform na yun.
Oh, naghahanap buhay yung isa sa boses niya, yung isa naman sa sexing katawan niya. Ayan, pero halos nandun na rin eh. Parang ibinenta na nga rin talaga ni Shaylee yung katawan niya kasi nagpabayad siya kay EJ. Kay EJ. Tama? Oo. Kay EJ, tsaka pero, may parang mga apat pa raw eh. Na ano eh. Pero alam niyo, Kamarkada, in a world full of EJ, Bia Rico, please. Mm-hmm. I mean, hindi ko pinagtatanggol yung mga tao, mga babae, mga palalaking gumaganyan na nagbebenta ng katawan and everything. Yes. Hindi nila ginawa yan dahil sa masama yung kaloob-looban ng ano nila. Yes. Nila. Ginawa nila yan dahil may pangangailangan, Kamarkada. Alam mo yun, lalo na financial. So, yes, nag-inopen nila yung pinto para sila mabastos or whatever. Pero palagi niyong tatandaan, tao pa rin yan. Okay, hindi yes. yan hayop. Kailangan niyo pa rin kahit papaano, bigyan pa rin ng respeto yan. Kasi kaya nga nasa altar yan eh. Kasi hindi yan yung tunay na sila. Kailangan lang nilang ilabas yung ganyang pagkatao dahil na rin sa pangangailangan. Although Bea, no, I cannot fully agree doon sa sinabi mo. Yes, siguro kahit nga ako pwede ko magawa 'yan. For a limited time, 'di ba? For a limited time. For a limited diba? Time only. Oh, for a limited time only para mas mahal ang presyuhan. Hindi. Ibig sabihin ko siguro magagawa ko 'yan for a limited time pero I will not try to enjoy na binibenta ko yung pictures ko, binibenta ko yung performance ko, nagpapabayad na ako para sa sexual pleasure ng iba. Magagawa ko yan siguro for the right reasons. Diba? Mm-hmm. Halimbawa, merong may sakit sa kapamilya ko. Diba? Or walang-wala talaga. Walang-wala talaga yung para sa mga anak ko, especially para sa mga, though hindi ko gina-justify, ano, for emergency use only. Sabi nga, di ba? For emergency use only. Sige na, buksan mo na ito. Pero for a short period of time, pagkatapos nun, o habang ginagawa mo yun, kailangan naghahanap ka na rin ng ibang mapagkukunan na matino. Dahil hindi naman sa mababa ang tingin ko sa kanila. It's just that, syempre, gusto natin maging maayos pa rin tayo at pagka binalikan natin yung naging buhay natin, hindi tayo binayaran ng kahit sino para tumihaya sa harap natin. Hindi tayo binayaran ng kahit sino para mahubarin ang damit na okay naman ang pagkakasuot sa atin. At hindi tayo binayaran ng kahit na sino para humalinghing at magkunwaring nasasarapan sa isang bagay na hindi naman naaayon sa kalooban natin. Diba? Kasi that's going to be traumatic in the future. Diba? That's going to be traumatic in the future kapag ka pinagtagal mo na ganito, wala, kailangan kong humalinghing, kailangan kong pakita sa kanya na nag-enjoy ako to get paid. Diba? To get paid. At ano pa, may nandun pa yung risk na magkasakit ka, nandun ang dami-daming risk dyan, ano? At especially nga, yung pagkakasakit. Yun yung pinaka-delikado sa parting yan ng pagbebenta ng laman. Kaya habang may oras pa, sana dun sa mga nandun pa sa ganyang hanap buhay, ano, nagbebenta talaga. Sinasabi nila kasi mahirap kami, wala kami makain, or ang kinakatwiran na nga sa iba, bakit Bea, bakit Popoy, kayo ba magpapakain sa akin, kayo ba magpapalamon sa akin, kumusta ba yung lifestyle na niyayakap mo ngayon? Baka naman nagpapabayad ka nga, kasi gusto mong i-maintain yung condo na hindi mo naman kaya. Diba? O kaya gusto mong i-maintain yung lifestyle na alam ng pamilya mo na nag-o-opisina ka pero hindi naman talaga kung kani-kanino ka nakikitulog, nakikipag-sipping. Diba? Yung mga ganoon na bagay. Yung ba talaga yung buhay na gusto mong malalaspag ka ng maaga niyan? Papangit ka? Magkasakit ka? Paano sila? Na mga umasa na meron kang magandang binubuo, di ba mas kawawa sila in the long run? Correct. Mm-mm. Di wala na ako nasabi. Pero Popoy, yung ano pala, yung role-playing keme-keme na sinasabi, yun daw yung altar, pero sa FB naman. O di ba, kumalat na pala, hindi lang pala sa Twitter, sa FB naman, meron ding pa altar, pero ang tawag, role-playing. Diyos ko, alam nyo, Kamarkada, una sa lahat, maraming salamat kay Shaylee sa pagsusulat kasi parang somehow na-open yung eyes natin sa isang mundo. Hindi namin sinasabing puntahan nyo, ha? Mm-hmm. Ang sinasabi lang namin is
It gave us an idea na meron palang such world. Alter world sa Twitter and sa Facebook. Ako hindi ko alam pa ngayon ko lang nalaman to dito sa letter ako sender rin natin. Mm-hmm. Oo, kaya, you know, mamaya i-explore ko na. Saringgola ka. Hindi, I mean, kamarkada, maganda rin na aware kayo sa mga ganitong bagay. Mm-hmm. Para hindi kayo mangmang. Para hindi kayo ma-shock. At para hindi kayo mabiktima kung sakali man ng mga, alam mo yun, gagamit ng mga ganito para mabiktima ng ibang tao. So, kailangan talaga, ano tayo eh, may alam tayo kahit pa paano tungkol sa mga ganitong bagay. Anyway, mga kamorkada, oras natin po, kay 2:31 na, pasalamatan na natin yung mga gumanap sa drama natin for today, finale episode ng Hotness Overload. Maraming salamat. Kaya, Kenz and Zero, gumanap na Shaylee. Oo, buti naman nakapagpahinga si Cindy Basena sa paghalinding. Oo. Ang gumanap na Liminho Kuno, Rico, Dan Capuchon. Ang gumanap na EJ Walang Yaka, Warly Alagaw. At si Mudra Kels, Jamie Rubio. O diba naging inosenteng kapatid si Cindy Basena sa katauhan ni Ella. And of course, andyan si Pudra Obed, Jag Kamat. At yung laseng na jail guard, Makoy Marcos. At ang nagsulat ng kwentong to, Warly Alagaw. Abangan niyo po, magkaka-alter na si Warly. Charing! At ang nag-edit, diba Joko Loco, isa rin to, magkaka-alter na rin to. Charingola ulit. Ayan. Maraming salamat, guys. Ayan. Ay nako, maraming salamat sa isang buong linggo na pinagsamahan natin. At syempre, lalong-lalo na dito sa mga may init na araw na ating pinagsaluhan. Thank you. Ito nga po ang kabuuan ng Dear MOR Hotness Overload dito sa ating programa na taon-taon ninyong inaabangan. Sana po nag-enjoy kayo. Sana may mga natutunan kayo. Hindi lang naman po yung pleasure, di ba? It's the wisdom that counts. Yan ang adhikain natin dito sa Dear MOR. Kaya naman po para sa mga kwento ninyo, welcome na welcome yan na ipadala nyo sa amin dito. I-private message nyo lamang po sa Facebook, sa official Facebook page namin, sa Dear MOR fan page, o kaya sa dito sa MOR Manila. Yan, fan page natin. Facebook page. Okay. Yeah, mga kapamilya, ha? Maraming salamat po. Ang Spotify natin bukas, tsaka sa linggo, tutukan niyo po yan, Dear MOR The Podcast sa YouTube. Mag-review po kayo. May exam tayo next week tungkol sa mga story ang na-miss natin. Ano? Ayan at syempre, maraming salamat din sa ating napakasipag na producer na si Sir McCoy. Ayan, thank you so very much. At kay Chan Palma. Pasalamatan correct natin at kawawa uh-huh naman. Hindi, kawawa naman. Yeah, isa rin sa mga dramatista natin yan si Chan, ano, na bonggang-bongga rin ng mga papel. Oh, ayan na, wala na. Nagpasalamat na tayo. Wala nang batian ng happy birthday. Wala namang pastor. De joke lang. Happy birthday, Chan Palma. Happy birthday. Sana happy ka. Yan. At syempre, nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Beatrix. Ngayon, balik Bea na po sa Monday. See you all. Ayan, at syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy.